for the information of all, yung bago lang na ano, basahin muna natin yung napag-usapan nilang rules and regulation. So rule number one, focus lang sila sa tema. Yung tema nga didebatehan nila ngayon is true church, no? Roman Catholic Church is is the true church founded by Jesus Christ. Diyan lang yung talakayan natin, cross examination at rebuttal. Okay, rule number two, igagalang ang mga moderator kasi dalawa kami ngayon. Rule number three, ang lahat ng tanong at sagot ay hindi lalagpas ng isang minuto. Kasama na dyan yung premise, then yung question talaga, no? Rule number four is categorical question should be answered first categorically. Kung kailangan sagutin ng oo or hindi, unahin muna ang categorical bago magbigay ng 1 minute explanation. Number five, walang atake personal dahil ito ay religious debate, no? Iwasan natin yung mga fallacious question and fallacious answer. Number six, correct. Pwede tayong maka-video or record, no? Both sides, Roman Catholic Church and SDA Church. Rule number seven, yung video record natin, huwag natin gawing katatawanan or i-edit natin na maging walang katuturan. Pag re-upload natin, mawala na yung religious essence nito. So huwag kalimutan, religious dialogue ito. Rule number eight, kahit anong version ng Biblia ay tatanggapin natin, pwede Old, pwede New Testament lang, pero subject for review. Kapag duda ang both sides sa kanilang ginamit na Biblia, ay kaya pwede itong i-check or hilingin kung anong version ito or anong kung matingnan natin ang kung legit ba ito na Biblia. Rule number 9, kapag sinabi ng moderator na sagutin ang tanong, kailangan sagutin ang tanong. Magbibigay ng 3 warnings ang moderator kapag hindi sinagot ang tanong kung pinasasagot na ito ng mga moderator. Rule number 10, effective lang ang rule number 9 kung i-follow natin ang rule number 10. Lahat ng katanungan ay dapat naaayon sa tema. Ibig sabihin, napamahayag mo man yan o hindi, nakalimutan mo man yan o wala, as long as yung tanong ay pasok sa true church, kailangan i-apply natin ang rule number 9. Number 11, lahat ng standard references. Standard references, ibig sabihin, yung referensya na walang bias. Tinatanggap ng lahat ng mga tao or organization. Yun lang ang mga tinatanggap natin na standard references. No? Pero kapag duda ang both side sa references na binigay, kailangan itong ipakita or i-check ng kabilang panig. Rule number 12, bawal ang tanong kung ang hinihingi ay word for word or letra for letra. Rule number 11, no challenge question is allowed. So iwasan natin ang challenge question. Ibig sabihin, kapag nabasa ko, talo ka na. Yun ang mga example ng challenge question. Okay, so 20 minutes yung standard, yung constructive presentation natin. Una magbigay ng presentation si Brother Jando ng Roman Catholic Church. Tapos magbibigay ng negative cross-examination si Brother Bresci ng SDA Church. Then itindig ng negative stance si Brother Bresci for another 20 minutes. Then 10 minutes ang cross-examination ni Brother Jando, affirmative to negative. Then magbibigay ng rebuttal, 15 minutes si Brother Jando. Then cross-examination ulit for 10 minutes ng SDA Church by Brother Bresci. Then another 15 minutes ang negative rebuttal. Then another 10 minutes ang counter cross-examination from affirmative to negative. For final stand natin or conclusion, unang magbibigay ng 10 minutes si Brother Bresci ng SDA Church and last yung affirmative natin, Brother Jando. Oscar Kilo ba tayo mga debaters? Yes. Thank you. Oscar Kilo ba, Brother Jando? Yes, anong Oscar Kilo? Bahala na, yun. Okay. Okay ba tayo, Brother Jando, sa binasa natin rules and time of debate natin? Oscar Kilo. May mabalik-balik na audio. Okay, so walang okay tayo, Brother Jando, tanggap natin yung rules? Yes bro. Okay, so nag-yes na yung bawat panig. Wait lang bro, mukhang may naka-loudspeaker bro. Mukhang may naka-loudspeaker na bumabalik yung ating mga boses. Yes, narinig ko rin, no? Pamute na lang lahat yung mga nasa Zoom natin. Except lang sa mga debaters natin. Mukhang kang group kay Richard Thompson galing yung second voice.
Pakihipos muna sa mga asong yan. Magkawa, hindi pa. Wala pang hapunan ang mga... Ayan. Ayun. Naririnig na ba? In-unmute ko sa akin. Okay. So, timer natin. 20 minutes. Ready na. May ano ba tayo? May... Yung timer natin, mapakita ba natin? Ah, nasa Zoom yan eh. Oo. Kasi kung wala, magta-time ako dito. 20 minutes. Meron kaming ano dito, timer. Oo. Warning siguro ako pagka 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes. Okay. Taunan sige bro. Na. Sige bro. Okay, so Brother Jando Alabado, ready ka na sa iyong 20 minutes? Yes bro, ready na ako. Kapag magsasalita ka na, magtatakbo na ang iyong oras. Go ahead, Brother Jando. Okay, thank you po sa inyong lahat na nakaantabay ngayon sa ating programa. Live po tayo napapanood sa bawat live ng nandito ngayon sa Zoom. Maraming nagla-live ngayon sa Zoom, so live po tayo napapanood sa kanila sa bawat channel. So ngayong gabi, tatalakayin ko po yung patungkol po doon sa ang Katoliko ay ang tunay na iglesia. Okay? Ito po. So, simulan ko na po ang aking presentation. Nariyan po. Ayan. Bakit tunay na iglesia ang Iglesia Katolika Romana? Bakit tunay na iglesia? Isa lamang ang dahilan kung bakit tunay ang iglesia. Dahil si Jesus Christ, ang founder nito, ayon sa mga ebidensya. Pag sinabing ebidensya, proven yan, bawat anggulo, proven yan. No? Siya ang founder. Sabi nga ni Father Darwin, isa lang ang dahilan kung bakit naging tunay ang iglesia, it should be founded by Jesus Christ. Kapag may nagsilitawan ng mga iglesia na hindi si Jesus Christ ang founder, ibig sabihin, hanggang claim lang, si Jesus ang founder lang, pero pag sinesearch mo, hindi naman pala, hindi yun, peke yun, tawag dun sulpot, no, peke. Ngayon, paano naman nangyari na si Jesus Christ ang founder nito? Okay, una, malakas na naman ang background. Jesus Christ. May malakas na background. Kapag may nagsilitawan ng mga iglesia na hindi si Jesus Christ ang founder, timer. Isabihin nyo, hanggang claim lang. Si time Jesus pause muna tayo, time pause muna tayo. Hindi naman pala. May nag-iwas. Meron pa rin. Bawas na lang siguro na sa Zoom kung hindi naman makakatulong. Moderator okay. Na tapos one. Okay. Okay, so... Itin nyo na ako? So, Brother Richard, anong oras dyan? 18:25. 18 minutes and 27 seconds. Okay. Bro Jando, mag-resume ang time kapag ikaw ay nagsasalita. Go ahead. Okay. Tulit ako. So, unang reason is ang nagtatag si Jesus Christ ng iglesia sa Jerusalem noong unang siglo. Ito mga ebidensya ito, ano? At bukod tanging ang Katoliko lamang ang merong record na itinatag noong unang siglo. Sa dami ba namang mga Christian church ngayon na nakiklaim na sila daw yung tunay, pero bukod tangi lamang na ang Katoliko ang may record na itinatag noong unang siglo. Unang ebidensya. Ito ay galing to doon sa kay Paul Alima. Nakalimutan ko lang kung anong page ito. Ito ay galing sa Britannica Encyclopedia. Oh, nagamit din ito doon sa debate ni Elisoriano at saka Froilan Gaza. Sabi dito, Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed, doctrinal and organizational structure that traces its history to the apostles of Jesus Christ in the first century. Ang Katoliko lang ang siyang makakapag-trace sa kanyang history back to the time of the apostles noong 1st century AD. Ikalawang ebidensya, ito ay galing sa Merriam-Webster's Elementary Dictionary, copyright 1994, page 79. Ito naman, ay nahiram ko naman tong kopya na ito, galing kay Brother Edgar Logan. Sabi dito, Catholic, a member of a Christian church, tracing its history back to the apostles. A member of the Roman Catholic Church. Yan, no? So, yan ebidensya na ang Catholic,
Roman Catholic, Iglesia Katolika, Apostolika Romana, yung isang iglesia lang yan. Next, ikatlong ebidensya. Yan sa Young Student Learning Encyclopedia sa page 2684. Sabi naman dito, Roman Catholic Church. For the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal, and for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. So 1,000 years pagkatapos na matay si Kristo, lahat ng Kristiyano membro lamang sa iisang grupo. At iyon ay ang Iglesia Katolika. Pangalawa, ang iglesyang tinayo ni Kristo ay pinamamahalaan ng mga obispo. Ayon sa Gawa 20:28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawa na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Walang makakatutol na iglesyang ito ay ang iglesyang tinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang iglesyang tinayo ni Kristo sa Jerusalem noong unang siglo, nakarating sa Antioquia. Sabi sa Gawa 11:26, at nang siya'y kanyang masumpungan ay kanyang dinala siya sa Antioquia, at nangyari na sa buong isang taon, sila'y nakisama sa iglesia at nasipagturo sa maraming tao, at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. At dagdag kaalaman, ang nagbigay ng pangalang Kristiyano ay ang second bishop of Antioch na si Bishop Evodius, no? Isa sa 72 disciples of Jesus Christ na nasa Lucas 10. Next, number 4. I-check natin ang list of bishops of Antioch to prove na yun nga ang iglesia tinayo ni Kristo. Ang first bishop of Antioch, si Apostol Pedro. Ang ipangalawa, si Evodius. Siya yung nabigay ng pangalang Kristiyano. Pangatlo, si Ignatius. Oh, ito si Ignatius naman, disipulo naman ito ni Apostol Juan. Ano? Si Bishop Ignatius of Antioch, ikatlong Bishop of Antioch. Ang Katoliko, number 7. Ah, ba't bigla number, naging number 7 to? Wala yung number 6 ko. Okay lang. Si Bishop Ignatius ang nabigay ng pangalang Katoliko. Yun ay nasa Wikipedia dati. Na natanggal na pero may kopya pa rin ako nung naturang Wikipedia. Siya ang nag-imbento ng pangalang Katoliko. Number 7, ang Katoliko ang dumating sa Pilipinas noong 1521. Ayon dito sa World History by O'Brien, the Philippine Islands were visited by Magellan, who was killed there in 1521 and were annexed to Spain in 1542. Spanish settlers in the Philippines sailed from Mexico. Manila was founded in 1571 and the islands became part of the New Spain. The natives were firmly converted to Christianity and remain Catholic today. Oh. Ikawalo, ayun pala. Oh. Ang kato, yun to. Number 9, ang Catholic Church ay ang Roman Catholic Church. Oh, yung Katoliko pumasok sa Pilipinas noong 1521, yun ang Roman Catholic Church. Based naman dito sa Philippine History ni Gregorio Zaide at saka ni Sonia Zaide sa page 123. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was ancient in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Tandaan natin ha, na itong Roman Catholic dito, 1521 ito eh. Pero yung name Roman Catholic, ipinopost lang yun noong 1870, but it was rejected. Proven na itong pumasok na Catholic Church noong 1521 at ang Roman Catholic Church, iisang iglesia lang to. Hindi magkaiba to. Iisang iglesia lang to. Ayon pa sa next na prove natin na ang Catholic Church, yung Roman Catholic Church, yung Grolier Universal Encyclopedia, Volume 5, page 106. Ito yung kadalasang ginagamit ng mga CFD. No? Catholic Church, universal term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Kaya nga true church kasi founded by Jesus Christ. And endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. More specifically, the name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics. So ito ay preba na ang Catholic Church at ang Roman Catholic Church ay iisang iglesia lang. Meron kasi nasasabi kasi na magkaibang iglesia daw yan.
No, pati babasahin ng mga Seventh-day Adventist na sinasabi rin na iisang iglesia lang ang Catholic Church at ang Roman Catholic Church. Ito yung nasa kanilang Alpha and Omega, Volume 8, page 302. Catholic Church, a universal Christian church whose doctrinal base was formed by the absorption of Greek philosophy and neighboring religions into the views held by the Apostolic Church. Canonically, the Catholic Church developed into a strictly hierarchical system with the Pope at its summit. Pero nakapagtataka, ang dami mga SDA evangelists ngayon nagsasabi, iba ang Catholic Church, iba ang Roman Catholic Church. Ito pa, The Ministry Magazine. Ito, babasa yung SDA naman ito. Volume 1, number 12, December 1928, page 29. Ito, The Apostolic Christian Church, Ancient Catholic Universal Church established by Christ and His Apostles. So, ang topic dito, yung itinayo ng Panginoong Hesukristo at ang mga apostol. May karugtong sila sa number 2. The Ancient Catholic Church was persecuted by the pagan government. Yan. Tapos sa baba naman, and she became the Roman Catholic Imperial State Church. So yung ancient Catholic na established by Christ became the Roman Catholic Imperial State Church. 10 minutes left. Ha? So ito ay babasahing SDA. Hindi ito, ito ay sa General Conference pa. Ah, siya yung ano dito. Si nakalimutan ko yung sinong ano nito. Basta may ako na ipakita. Okay. Next, na ebidensya. Ang iglesia tinayo ni Kristo sa Jerusalem noong unang siglo na nakarating sa Antioquia, kung saan siya pinangalan ng Katoliko, ay nakarating din sa Pilipinas noong 1521. Ayon naman sa Discourses on the Apostles' Creed. Yan o. Ito yung ginagamit. Itong view na ito ay nakuha ko to sa view ng dating daan. Ang sabi ganito, in 1870 at the Vatican Council, the name, yung name ha, hindi yung mismong church, the name Roman Catholic Church was proposed but it was rejected. Oh, so, ibig sabihin, yung name na Roman Catholic Church, hindi yon ang ating official name because it was rejected. Pero kilala tayo as Roman Catholic Church. No? Kilala tayo as Roman Catholic Church. Halimbawa, Seventh-day Adventist, ang sa Pilipinas, mostly sila tinatawag na Sabadista. Pero they don't claim that they are Sabadista. They were Adventista. Yan ang claim namin nung nasa SDA pa ako. Was proposed but it was rejected. The bishops assembled unanimously, decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church, as descriptive of Christ's Church. So, yung binigyan ng pangalan na Holy Catholic Apostolic Roman Church, yon ang Iglesia ni Cristo. Ang Iglesyang tinayo ni Cristo, binigyan ng official name noong 1870. It doesn't mean na sa 1870 siya nagsimula. Ang kanyang official name doon nagsimula. Pero ang binigyan ng official name, hindi doon nagsimula. O, next. Kaya tunay na iglesyang Romano-Katoliko, yon ay dahil ang Romano-Katoliko ang siyang iglesia na itinatag ng Panginoong Hesukristo. Ganyan lamang po kadali lang po yung ano, yung papakita ko para wag na masyadong daming salita. Basta yon. Bakit tunay na iglesia? Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana o ang Roman Catholic Church o ang Catholic Church, isang iglesia lang yan eh. Bakit tunay na iglesia yan? Dahil si Kristo ang founder nito. Ngayon, dahil tututulan ito ng aking katunggali na si Bresi Balansag, magigiba lang ang aking paksa kapag may naipakita siya galing sa isang standard reference na ang founder ng Catholic Church o ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana o ng Romano-Katoliko Simbahan. O, basta ang may pakita siya na yung ang founder nito ay iba. Proven by second evidence, third evidence, no? Second evidence and third evidence na yun nga ang founder, eh doon na magigiba ang aking paksa. Isa lang ang magpapatunay sa iglesia. Yung aral, kopyahan na lang yun. Pwede ako magtayo ng iglesia ko?
kopyahin ko lahat ng aralan nasa Biblia, tapos claim akong tunay ako, hindi magiging tunay ako. Bakit? Alam ko, ako ang nagtayo. Nangopya lang ako ng aral. Nagbasa lang ako ng Biblia, kinopya ko lang yung aral, tapos yun na ba mapapatunay sa akin? Hindi. Para bang DVD, kahit nakopyahin ko pa yung buong quality niya, nananatili akong pirated. So, hindi magiging tunay na iglesia, ang nangopya lang. Para maging tunay na iglesia ka, dapat ang founder ng iglesia na kinaaniban mo ay si Jesus Christ, wala ng iba. Okay? So, hanggang doon na lamang. Wave ko na lang yung natitirang oras kong 5 minutes. I'll, yun na. Brother Roland? Okay, so maraming salamat, Brother Jando. Napaka-generous mo naman sa oras. may mahaba-habang usapan pa sana itong 5 minutes, no? So dahil kagustuhan mo yan, ikaw masusunod. So shout out muna tayo sa ating mga kasama dito sa punto por punto. Siya yung mga Catholic Faith Defender from the Samal chapter. Sila Brother Lito Anto, Lamar Carion, Jimar Celestino, Brother Archie Moncada, at saka si Ma'am, Mrs. Moncada, at saka yung mga Divine Mercy na nag-join sa Catholic Faith Defender natin dito sa Samal Chapter. Magandang gabi sa inyong lahat at sa lahat ng mga PSL or Pangulo sa Liturhiya at mga PSK na nag-join din sa organization. So nanonood sila ngayon, Brother Jando. Brother Richard, baka meron tayong shoutout dyan bago natin ibigay yung 10 minutes kang Brother Brasi. Ay, Brother Jando, inom ka muna ng tubig, Brother Jando, kasi kitain ka maya-maya. Bro, Richard, shoutout muna, Bro Richard. Brother Roland, maraming salamat. Shoutout all sa mahigit 400, tubig sa KM 441 na nanonood sa pag-aralan natin. So, sa ano to, Facebook, sa YouTube, di pa natin alam. Basta lahat po kayo nanonood dyan, di ko na kayo maisa-isa, no? Maubos ang ating oras. So, thank you, Brother Roland, sa pagbibigay ng pagkakataon. May shout-out lahat ng ating mga tagapanood. Di na natin patatagalin. Excited na sila sa susunod na bahagi, cross-examination. Okay. Take so, cross-examination cross-examination time na tayo for 10 minutes. Yung 10 minutes natin timer dyan, ako ang magta-time sa 1 minute na running time nila, Brother Richard. So, Brother Bresi, ready ka nang magtanong? Ano nila okay. Po? Ayusin lang namin yung time muna sa nila. Ayusin okay, lang dahil lang. Ayusin muna yung time, shout out, ano muna natin yung ano natin, yung mga kaibigan natin dito sa lahat ng mamaya na lang ako papasok sa punto por punto sa YouTube channel, ha? Dito muna tayo sa ating Facebook account, no? Shout out pala kang Sister Mary Jane Tumang. Good evening, go Brother Jando. Leo Cortez, walang, okay, good evening. Dex Adamo, at saka kang San Gabriel. Bible Alone si kapatid. Magandang gabi na padaan yud kog link. Natagaan yud kog link. Salamat admin Dex Adamo. Okay, so pagsabi lang kayo pag ready na yung ano natin diyan, ha? Timer natin diyan. Freddy Mendoza, Kabardo, magandang gabi po, Bro Roland, Bro Kamaturan, watching from okay Manila. Okay na. Okay, so andyan na yung ano natin, Brother Christian Yuan Sumalinog, magandang gabi. Shout out sa iyo dahil handa ng ating timer. Okay, Brother Bresi, handa ka na rin. Okay po. Okay, dahil handa ng lahat, Brother Bresi, maaari ka nang magtanong, go ahead. Okay, magandang gabi, Brother Jandu. So, ginamit mo kasi yung Britannica kanina. And gusto ko ipakita sa presentation yung Britannica. Paki-check na lang, pakikita dyan. Mababasa dito yung word na Catholic Church. At ito ay small letter nagsisimula. Ang tanong ko sa'yo, sa pagkakagamit dito ng Britannica na Catholic Church, ito ba ay noun o adjective? Adjective, bro. Okay. Adjective, so, ibig sabihin, pag sinabing... Okay, moderator's time. Paki-time off muna. Yung sagot ni Brother Jando is adjective kasi categorical. Meron pa tayong 1 minute. Pero kapag tapos na tayong magsagot, sabihin lang natin na yun lang ang sagot ko para maka-next question, para maiwasan natin yung sagot. Okay, so Brother Jando, ang sagot ko ay adjective, tama? Adjective siya, bro. Nang ibig sabihin is universal. Kaya binigay sa... Okay. 1 minute, go ahead. Kaya adjective siya kasi ang kahulugan niya universal.
ipinangalan sa kanya yung kanyang, kaya nga ano eh, as descriptive, di ba, yung sa 1870, as descriptive, ginawang name niya yung tumutukoy sa kanya, adjective yun. Brother, so, okay. Blessing. Next question. Okay, next question. So, for clarification, adjective, no? So, ang next question ko sa kanya, di ba kapag sinabi nating adjective, pwede siyang ikapit sa lahat kung yung organization ay universal yung kanyang presence? No, hindi ako sumasang-ayon dyan kasi ang nag-imbento ng pangalang Katoliko, si Bishop Ignatius. At si Bishop Ignatius ay may paliwanag kung bakit niya tinawag na Katoliko ang Iglesia. Next question. Okay, sige, puntahan kita dun sa sinabi ni Bishop Ignatius. Di ba lumabas yun noong 107 AD? Bakit dito sa, pakita ko lang, bakit dito sa official website nyo, ikinapit yung Roman, yung Catholic Church noong 325 AD pa? So the name became attached to her for good. So anong tawag sa church before 325 AD? Ay, pwede ba pakita to? Yes, may oras ka pa, bro. Sige, bro. Pakita ko lang po. Hindi pala na-plus. Ayan, opo, ito. Bakit dito? Sabi dito, so the name became attached her for good, yung Catholic Church, nung 325 AD pa. Eh bakit hindi ito in-attach sa church ninyo during 107, nung nilabas ito ni Ignatius? Okay, time. Brother Jando, 1 minute. Okay, in-attach niya yan, bro. Actually, at ito yung ating unang ebidensya ko. Ayan, oh. Una, ayan. It was to stress the unity of the universal church that Saint Ignatius invented the name. Doon sa kanyang sulat, sa Church of Smyrna, chapter 8, verse 2. Ito nangyari sa AD 107. Sabi niya, where the bishop appears, there let the people be. As wherever is Jesus Christ, there is the Catholic Church. Yan ay isang, he invented the name to stress the unity of the universal church, no? The name denotes the church throughout the world in union with the see or diocese of Rome. Yun ang reason ba niya binigyan ng pangalang Catholic. Dapat in union with the diocese of Rome. Doon saan nakiklaim na Catholic sila, pero di naman silang united with the Diocese of Rome, peke yun. Next question. Okay, Mr. Moderator, I object kasi ang tanong ko sa kanya... Time pause? Objection? Time pause. Okay. Ang tanong ko po kasi sa kanya, kung lumabas yung Catholic at applied ito noong 107 AD, bakit according dito sa inyong EWTN.com, official website ng Catholic, bakit ito ay became attached to her for good ng 325 AD pa? Hindi ako, 107 AD. Hindi ako sumasang-ayon dun sa pag-quote model. Hindi ko naman alam yung aklat mo na yan. Kung saan mo naman pinulot yan. Ang pagkakaalam ko, ito. Letter. Okay, moderator's time. Brother Jando, hindi po libro, website, yung tinutumbok ni Brother Bresi. Yung EWTN. Tama ba ako, Brother Bresi? Apo. Okay, Brother Jando? Okay, yan na nga. Hindi muna ako mag-a-affirm sa aklat na hindi ko nababasa yung buong konteksto. Ang pagkakaalam ko lang, itong sulat mismo ni Bishop Ignatius sa letter to Smyrians. Sabi niya, see that you all follow the bishop even as Jesus Christ does the Father. And the presbyteria, she would the apostles and reverence the deacons. Sa unahan nito, ito yung naka-underline portion, no? Where the bishop shall appear, there let the multitude of the people also be. Even as where Jesus Christ is, there is the Catholic Church. At yan, invented na yan to denote that the church united with the Diocese of Rome. Kaya nakiklaim na Catholic Church sila. Pero di naman united sa Diocese of Rome, hindi karapat dapat sa kanila na tawaging Catholic Church. Next question. So, Mr. Moderator. Time pause. Okay. So, Mr. Moderator, maliwanag, kasi kanina na pagkasunduan natin, pag hindi niya kayang sagutin, i-announce na hindi masagot ang tanong. Okay, moderator's time. Brother Bresi, tandaan natin yung question mo is asking for an opinion. Hindi yun categorical. So gawin mong categorical, brother, kasi nagsagot naman siya. Tapos yung sagot niya is opinionated kasi yung hinahanap mo eh. Bakit, no? So yun ang sagot niya, brother. So para sa akin naman, brother, sumasagot naman siya. At saka nandun naman yung sagot niya sa
tanong mo para sa akin. Ewan ko lang kay Brother Richard. Brother Richard? Eh, hindi naman ang ayon sa rules. Mag-ano lang tayo, magiging objective. Opinion ang tinatanong ng kapatid na Bresi. Kaya, okay. In line na rin ako doon sa sagot ni Brother Jando. Whether I like it or not, at least sumusunod sa rules. Okay, Brother Richard, anong oras dyan? Ilang time remaining? 5 minutes and 20 seconds. 20 seconds, 5 and 20. Okay, sandali, 20. 5 minutes and 20 seconds. Brother Richard, pag last two minutes na lang, paki-inform para magbigay tayo ng dalawang question to complete Okay. So, next question na tayo, Brother Bresi. 5 minutes and 20 seconds. Time resume, go ahead. Okay. Binanggit mo kanina yung ministry magazine namin, no? Ipo-post ko lang. Ayan, ipo-post ko dito. Teka lang po, hindi ko alam kung lumabas na. Ayun. Okay. So, dun sa number 3, sabi dito, just as soon as the church joined herself, sabi dito, she became the Roman Catholic Imperial State Church. Ang first clarification ko is, ito bang paglilinaw, Roman Catholic Imperial State Church, kayo ba yun? Ayos ako. Yes, bro. Wala nga namang ibang tinutukoy doon, bro, na Roman Catholic Church, bro. Kasi yun okay. Na talaga, kung babasahin mo yung buo niyan, nung naisa na daw siya sa pagano daw, pinersecute daw niya yung mga pagan na ayaw sumunod sa kanya. At based naman sa katuruan ninyo, Katoliko ang gumawa niyan. Okay. Next question? Okay. Sige. So kung sinasabi mo na yan ay Roman Catholic Church, ang sabi dito, she persecuted the pagans in exchange for persuasion. Ibig sabihin, nag-persecute siya. Bakit dun sa number 2, the Asian Catholic Church was persecuted by the pagan? May pinersecute by the pagan and may nag-persecute naman sa pagan. So, bakit kaya magkaiba to? Hindi magkaiba yan, bro. Actually, ito, hawak ko ito. The Ministry Magazine, no? Ito, hawak ko ngayon ito. Ang sabi to sa number 2, yung ancient Catholic was persecuted by the pagan government but never resorted to state aid in its religious work. Its only means of converting people was by preaching and persuading. Yun na. Just as soon as this church joined herself to the state, she persecuted the pagans. Kayo ang nagsabi niya nag-persecute sa pagans, though hindi yun naman ang totoong nangyari sa history, pero yun ang sinasabi ninyo, referring to the Roman Catholic Church. Next question. Okay, so ibig sabihin, kanina, accepted mo na yung Roman Catholic Church nag-persecute sa pagan. Pagdating sa number 2, hindi mo accepted na yung Catholic yung pinersecute ng pagan. Ito sagot ko. Based sa paliwanag ninyo na ang Catholic Church daw ang nag-persecute sa pagan. But historically, error yan. Dahil wala naman pinipersecute na pagan ang Catholic Church. Saka, sumasagot pa ako, bro. Wala nag-i-interact. Continue, bro. Sige, yun. Yun ang paliwanag yun na ginawa ng Roman Catholic Church. At ang tinutukoy ng sindido ng naturang babasahin ninyo na naging siyang Roman Catholic State Imperial Church ay ang Roman Catholic Church. Next question. Time pause. Balik ang boses, bro. Meron tayong feedback? Okay. Okay, pakimute na lang. Okay, so thank you. Brother Jando, mag-continue ka pa ng pagsagot? Para next question. Yes, bro. Yun na nga sinasabi ng Naturang Magazine na yung ancient Catholic persecuted by the pagan government. Tapos, just as soon as this church joined herself to the state, she persecuted the pagan in exchange for persuasion in her religious work. And she became, yun na nga sinasabi ng Naturang Magazine. Time? Next brother Roland, sa tingin ko 2 minutes na lang tayo, halos 2 minutes. Okay, so brother Bresi, last 2 questions. Okay. Complete your 10 minutes. So kung accepted mo na yung Roman Catholic yung tinutukoy dyan, na kayo, ba't hindi mo inaccept yung kanyang ginawa na nag-persecute sa pagans? Yes, hindi ko inaaccept, bro, kasi alam ko naman na ang turo ninyo na ang Catholic daw ang nag-persecute sa pagan. Inus din naman totoo. But hindi mo maiiwasan na ang tinutukoy dito na Roman Catholic State Imperial Church ay walang iba kundi ang Roman Catholic Church. Next question. Last question, Brother Bresi, go ahead. Okay, ang next question ko sa'yo, yung number 1 nun.
Ang sabi dito, the Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church established by Christ and His apostles continued to the time of Constantine about 321 AD. Ibig sabihin hanggang dun lang. At yung tinutukoy doon, hanggang dun lang, dun naman sumulpot yung Roman Catholic Imperial State Church. Anong comment mo doon? Dahil yan ang ipinaliliwanag ninyo na nag-iba daw. Nung dumating daw sa 321 AD, sa Edict of Milan daw, naging Roman Catholic. Hindi naman totoo yun. Dahil yung Catholic noon, hanggang ngayon, nananatili yun. Yan lang ang pagliligaw na ginagawa ng mga SDA para ang Katoliko madenggoy at makonvert sa kanilang relihiyon. Next question. Last question, that is last question. Maraming salamat, Brother Jando, sa iyong mainit na mga kasagutan. At maraming salamat din sa iyo, Brother Bressy, sa iyong mga mainit na mga katanungan na tinatapon kay Brother Jando. So inom muna kayo ng hindi malamig na tubig, baka ubusan kayo ng boses. Brother Chen, paano muna dyan sa mga komento dyan sa programa ninyo, yung mga Christian comment lang ha, wag lang yung mga bilo na belt. Wala. Eh ako, okay. Brother Roland, hindi na ako magko-comment kasi to be objective. Eh halos nanonood yata dito sa amin eh, mukhang mga kapatiran. Okay, okay. Kaya, alam mo na yung mga comment yan. Kaya to be objective, shout out na lang to be exact, 535 na nanonood ngayon sa Facebook. Hindi ko alam sa YouTube ng pag-aralan natin kung ilan yan. Basta sa inyo pong lahat, yan o, ito 540 na, shout out sa inyong lahat. At okay lang yung tumawa pero sana iwasan yung mga below the belt na ano po ha, na comment. Sige. Mm-hmm. Okay, so maraming salamat. Okay, dito naman tayo sa ating apuro kamatuuran. Okay, so Brother Antonio Tinaulinaw, magandang gabi. Seven Angels na watching bro, magandang gabi. Brother Mar Limbaga at Jasper Haspe, Arturo Partosa, Francisco Istilore at Cirilo Castro watching with you. Maraming salamat. So huwag kalimutan mag-like, mag-share at saka mag-react, Brother Aper Pagunsan from Oman, Middle East. So lahat ng mga Arabo dyan. Ikumusta mo ako sa mga kapatid natin mga Arabo dyan. Okay, alright. So 10 minutes, another 20 minutes na negative presentation from Brother Bressy. Handa ka na, brother? Yes. Timer, ready na yung 20 minutes time natin? Timer, please. Pakiano ha kung ready. Okay. Sige. Pag nag-start nagsalita, starting time. Okay, so go ahead, Brother Bressy. Go ahead. Okay, isa pong mapagpalang araw po ulit sa lahat na ng mga taga-pakinig at taga-panood natin ng programang ito. Dito sa ating paksa, mapapansin natin na medyo problematic yung kanyang acceptance when it comes to Ministry Magazine. Kasi makikita natin dun sa Ministry Magazine na yung part doon accepted niya, yung part hindi niya accepted. Ang tawag dyan, cherry picking. So kung ano yung pabor sa'yo, accepted mo. Yung hindi pabor sa'yo, yun ang hindi mo ina-accept. Kaya ko tinatanong ko sa kanya kanina, bakit ganon? Bakit yung isa accepted mo, yung isa naman hindi? Kasi kung titignan natin, kung accepted mo na Roman Catholic Church ngayon, then dapat accept mo rin na yung Roman Catholic Church is a persecuting power against the pagans noon. No, ngayon, linawin natin actually medyo maikli yung kanyang presentation and siguro parang I believe na medyo hindi niya nakita yung mga ibang loopholes ng kanyang presentation dahil nga yung binabanggit niya na error sa Britannica, hindi niya alam yung pages, no? So meron ako ditong book, My Catholic Faith, Catechism in Picture. Actually, dala ko siya, bigay po ito ng isang congressman sa akin. No, ako'y nag-work pa sa congress, galing po ito kay Father Thomas Orlando. Hindi ko alam kung nasan siya ngayon. Sabi dito, sa presentation natin, pakita natin, no? In our friendly discussion with non-Catholic, ito yung advice sa mga Roman Catholics. We should not be always on the defensive, but should try to see whether they can trace the origin of the authority of their ministers to the apostles, whether their church can be proved the true church by the possession, sabi dyan, by the possession of the four marks. So ibig sabihin, may tatlo talagang marks ang true church, ang Roman Catholic Church, based po dun sa kanilang nais ipakita, no? Dapat meron siyang four marks. At meron ako dito, marks of the true church. At ito yung nakikita ko na mas karapat dapat
natutulan ko dahil mas ano siya, no, mas marami siyang sinasabi na kumbaga mas ano siya, mas reliable pa yung stand dito kaysa doon sa narinig natin na itinayo lang ng Panginoon ng True Church. Bakit? Kasi hindi naman po kami tutol na yung True Church ay itinayo ni Kristo. Ang tinututulan namin, yung Roman Catholic, yung True Church. So ibig sabihin, doon sa mga ibinaton niya sa atin na Jesus Christ founded the church, wala tayong problema. Ngayon, meron lang akong gustong ipapansin muna bago tayo magsimula, no? Kasi meron siyang mga pinagbabanggit, no? Ang tanong dito, ito, meron akong presentation. Ang tanong dito sa presentation natin, mapagkakatiwalaan ba ang mga Britannica at yung mga iba niyang mga encyclopedia kinukot, no? Para at least meron tayong sinusundan doon sa kanyang mga sinabi, no? So ito yung nakasulat, no, yung Roman Catholic. The Roman Catholic Church traces its history to Jesus Christ and the Apostles. Pero kung titignan natin yung contributor nito, no, si Francis Oakley, makita natin na si Francis Oakley ay affiliated sa Roman Catholic Church. So ibig sabihin, yung makikita natin dito na mga resources na ginagamit niya ay bias, no? At hindi ito neutral. Kaya talaga ang sasabihin niya, totoo ang Roman Catholic Church. And at the same time, no, makikita natin yan na talagang affiliated siya sa Roman Catholic Church. I'm sure gagamitin din niya to, Encyclopedia Britannica. Pero kung titignan niyo po, no, doon sa naka-circle na yan, again, yung author niya, no, si L.H. Newman, ay connected or affiliated din sa Roman Catholic Church. So, sumunod, I'm sure gagamitin din niya to. O, i-advance na natin. Halos lahat ng gagamitin niya, i-advance na natin ngayon. Like sa Americana, no? Dito sa Encyclopedia Americana, which is si Gustave, no? Makikita natin na si Gustave ay Professor of Ecclesiology. Affiliated po yan sa Roman Catholic Church. Okay? And then sumunod, the World Book Encyclopedia. Mababasa din natin na yung source niyan at kasama diyan yung author na affiliated din sa Roman Catholic Church. And then another thing is the New Book of Knowledge, no? The History of the Roman Catholic Church began in upper room, etc., etc., in Jerusalem. Pero kung papansinin natin, again, ang kanyang contributor ay si Bishop John J. Doberty, kung hindi po ako nagkakamali ng pronunciation, no? Makikita natin na itong mga pinagbabanggit natin, ito po ay mga affiliated sa Roman Catholic Church. And even itong World Almanac, no? Makikita natin ito, yung mga listahan ng Pope, okay? No, na ito ay nagmula kay Pedro, etc., etc. Pero kung papansinin natin, ito ay nagmula sa Anuario Pontifico. At kung titignan natin sa World Almanac, Roman Catholic founded by Jesus who named St. Peter, the first vicar, developed in the early Christian proselytizing, especially after the conversion of Imperial Rome in the 4th century. Ngayon, kung titignan natin, inalis nila yung word na traditionally, na yun yung stand, no? So kung titignan natin, sa mabilis na pagpapakahulugan, itong mga ginamit na mga references or gagamitin pa lang na mga referensya, of course, it is a biased reference na nagsasabi na sila yung totoo o sila yung tunay. No? Kaya hindi natin yan, hindi natin yan tinatanggap at hindi naman ho katanggap-tanggap. Ngayon, puntahan natin, may kasama ding paglilinaw doon sa ating ititindig sa mga oras pong ito para at least po malinawan din po ang lahat. Ano po? Ang akin pong stand, kaya nandyan po sa presentation ko, ang akin pong stand is the negative side, no? At the Roman Catholic True Church, ang conclusion niya, ang Roman Catholic Church ay True Church. Ngayon, ang akin pong stand in my premise, I will do whatever I can do to stand as negative to negate these premises with credible and reliable arguments. So ano ba yung mga arguments natin? In our topic, ipapakita ko sa inyo na yung mga argument and contentions are Bible-based. Kanina sa kanyang presentation, wala tayong nakita na Bible verse, no? Wala, nag-uusap tayo dito, pares tayong Christian, wala tayong narinig na nagbasa siya ng Bible verse. Doon ako nakakita na Christian debate nagpapatunay walang Bible verse, no? So baka ano yan, baka hindi Catholic Church talaga, baka ano yan, Church of Encyclopedia, no? Number two, all of my references are credible and not biased on false claims. Kung meron tayo ditong gagamitin na mga references, I'm sure kung tayo ay magmamali ng mga referensya, ang Panginoon ang siyang witness at siyang magbibigay sa atin ng judgment. So, in my introduction, there are good arguments, even excellent arguments, that proves that the Roman Catholic Church is not the true church. And then,
There are no good arguments that can prove that the Roman Catholic Church is the true church. So tignan natin. We need to clarify first. The word Catholic, sabi na nga niya, ay nakikita natin ito as ang ibig sabihin niya ay universal. It is adjective. And when we say adjective, pag sinabing Catholic Church, it is referring dun sa universality of the church. And in fact, when we say Catholic, hindi lang naman Roman Catholic Church ang nag-aangkin ng word na Catholic. Kasi meron ding Orthodox, and they are both valid pag sinabing Catholic. So hindi ko mo Catholic ang tawag sa'yo, tama ka na. No? Kasi maraming nag-aangkin ng word na Catholic. Another point, napapansin din natin na nung first time ginamit ni Ignatius ang word na Catholic, no, from their website, it was started in the small letter. Kasi gustong ipakita talaga na yung Catholic dito is referring to the universality of the church, not to the noun, which can refer dun sa kanilang sectarian religion. No? Kaya kapag nakita nating Catholic, no, hindi kagad to Roman Catholic. No? Makikita din natin yan dito sa Britannica, sa pinakita natin kanina. And then, mapapansin natin dito sa hawak-hawak ko na may Catholic faith, mapapansin natin dito na ginamit yung adjective and then itranslate sa Catholic, which is noun, para mag-refer ito sa kanilang sectarian religion. Which is, kung titingnan natin yung sentence, parang pinalalabas na for you to be in the sect that is universal, which is Catholic, then you must become a Catholic, which is a sectarian religion, which is redundant na po siya. No? So ngayon, ipapakita po natin na medyo ligaw din yung kanilang mga interpretation. Like for example, ipinakita po dito sa kanilang website din na yung sinabi naman ni Ignatius ay capital letter Catholic Church, which is referring to... Oops, pwede po ba na? Hello, testing. Nandyan pa po ba? Ayan, okay. So, which is referring po, ang ginawa nila, kinapitalize nila yung Catholic Church, which is, ang sabi nila, referring na ito sa Roman Catholic Church. Pero hindi. Kaya nga, ang tanong ko sa kanya kanina, kung 107 AD, ikinapit ni Ignatius sa Roman Catholic Church ang word na Catholic, no? Catholic Church, then therefore, bakit kailangan pang umabot ng 325 AD, no, sa Nicaea para ikapit ito sa kanilang sekta, no? Kaya nga ang tanong ko sa kanya, which is ang sabi niya, hindi ko tanggap yan. Actually, ang tawag dyan, fallacy of ignorance. Hindi ka magmumukhang tama dahil hindi mo alam kung anong pinag-uusapan. And makikita natin dito, sa pagpapatunay pa lang, malaki na yung problema. Kasi dun pa lang sa pagpapatunay mo, gumagamit ka ng mga fallacy of ignorance para patunayan ang isang bagay, which is hindi talaga pwedeng gamitin kahit sa korte ka pa. Okay? Next natin, no? Clarification number 2. We don't have a problem here, no? Kapag sinabi nating true church was founded, of course, by Jesus Christ. Wala tayong against dyan. Ang hindi tayo agree is that the Roman Catholic Church is the true church. So hindi mo na kailangan na yung true church founded by Jesus Christ. Hindi na natin kailangan yan. Ang pinag-uusapan natin dito, kung yung true church ba ay Roman Catholic Church, no? Siguro, ituloy-tuloy ko na to para mabilis yan. So in my two clarification, again, wala tayong problema sa word na Catholic dahil ito ay adjective at hindi ito proper noun na kumakapit sa inyo lang. Kumakapit ito sa napakaraming mananampalataya o sa universal faith, no? Even ng 1st century, 2nd century AD. Number 2, wala tayong problema na ang true church ay founded by Jesus Christ dahil sa ating pag-aaralan, lalabas ng Roman Catholic Church ay hindi naman true church at hindi sila ang itinayo ng ating Panginoon, no? So puntahan natin yung binabanggit dito, no? Ang sabi dito sa inyo pong aklat, no, sa My Catholic Faith. Sabi dito, after training the disciple and apostles to form the organization of his church, Christ chose Simon Peter and made him the chief. Simon, whose name Christ changed to Peter, was the head of the church. No? And then etc. etc. Pwede mo yan i-screenshot. Ang nakasulat dyan, he said that he would make Peter the rock which his church should be founded. Actually, apat yung binabanggit nating mark na dapat ginagamit mo para patunayang tunay ang iglesia. Ako na nagtuturo sa iyo kung ano yung mga dapat mong patunayan. Kasi nandito yan sa inyong official na libro. So, puntahan na lang natin yung Catholic binanggit na natin kanina. Yung Holy, wag na natin pag-usapan. Yung One, wag na natin pag-usapan. Pero yung Word na Apostolic, yan, pag-usapan natin. So, inside that, meron tayong dalawang topic. A Peter's Supremacy at saka Apostolic Succession. No, dun sa Peter's Supremacy,
naniniwala ang Roman Catholic Church that Jesus founded this church upon Peter, since Peter is the rock. Ngayon, pag-usapan natin ito. My argument number one is Peter is not the rock in Matthew chapter 16, verses 18 to 19, and therefore the church was not founded upon Peter, but upon the rock. Premise number one, if si Peter ang rock na tinutukoy sa Matthew chapter 16, verse 18, premise number two, therefore, makikita natin ang statement sana ng Panginoon is, thou art Peter, and upon you, or upon it, I will build my church. Then therefore, tama ang Roman Catholic Church na si Pedro ang tinutukoy na rock at siya ang pundasyon. Pero titignan natin, sa argument from the construction of the grammar, makikita natin na meron tong dalawang entities na yung rock dito at Peter ay magkaiba. Objection, bakit? Moderator. Kung titignan natin sa construction okay, objection. Grammar. Objection, sandali. Time pause muna tayo. May objection. May objection. Ang objection ko, moderator, okay. Napunta na siya sa Peter the Rock. E ang topic natin, Catholic True Church. Counter objection po. Okay. Yes, go ahead. Okay, in my counter objection, hindi po siya kasi nakinig kanina. Ito po. Ito po. Binabanggit po sa my Catholic faith, na aklat ho ninyo. Ito po, ipapakita ko po, ipa-flash ko sa screen. Okay? Sabi dito, in our friendly discussion with non-Catholic, advice po sa inyo to, sa iyo to, Brother Jando, we should not be always on the defensive, but should try to see whether they can trace the origin of the authority of their ministers to the apostles, whether their church can be proved the true church by the possession of the four marks. So pamamagitan daw ng four marks para patunayan daw na tunay nga ang inyong iglesia. At binabanggit dito yung four marks na yon, no? Ang four marks na yon, one, holy, Catholic, apostolic. So, ito okay. Yung mga pundasyon ng moderator. So, pag okay. Sinabing apostolic, part yun apostolic. Moderator. Okay. Wala po. Okay, po moderator's time. Moderator's time. Okay, moderator's time. Brother Jando, yung narinig ko kanina sa four marks, wala siyang problema sa one holy Catholic. Ang tinutukoy niya ngayon, isang apostolic. Ang isang marka. So, remind ko lang Brother Blessy na negative tayo yung ngayon ha. So continue natin Brother Richard, anong verdict okay. Mo? Okay. Verdict ko overruled yung objection. So patuloy natin yung presentation ni Brother Blessy. Kanina pa tayo nagiging objective naman dito. Pero Jando, yung tinitira niya ngayon Bro Jando, yung focus niya ngayon sa isang marka ng Roman Catholic Church, yung apostolic. So, dyan siya nagfo-focus ngayon. Okay, continue. Time remaining, ilang oras na lang? 6:37. Okay. 6:37. 6 minutes and 37 seconds. Tuloy na okay, natin? Continue. Okay, wait lang po. Ayusin ko lang po yung aking PowerPoint kung saan ako naputol. Okay. Okay, sige po. So binabanggit dito sa talata ng Matthew chapter 16 verse 18 na kung saan na yung thou art Peter and upon this rock magkaiba po siyang entities. Mapapansin natin na magkaibang entities yan. Pero sa Roman Catholic understanding, makikita natin na yung kanilang gustong ipakahulugan, and I also unto thee that thou art Peter and upon you or upon it. So ba't natin ito pinapakita? Kasi ito yung gustong ipakita ng Roman Catholic when it comes to interpretation. Na yung rock dito ay walang iba kundi si Peter. Pero kung titignan natin, again po, sa pag-aaral po no ng Greek, no, meron siyang dalawang translation. Yung dalawang salitang ginamit sa Greek. Yung Peter, which is referring to Petrus, samantalang yung rock naman ay tumutungkol siya sa Petra. Napaka-importante na pagdating sa pag-exegete ng talata, we need to consider the gender first. Kasi tanda natin, wala naman kasing, sa Filipino in English, very limited lang yung may mga gender form. Pero kung titignan natin dito, may mga genders. Like for example, yung Petrus, meron siyang gender. And then yung Petra, meron din siyang gender. At yung gender ng Petrus ay masculine, while the gender of rock, which is Petra, ay feminine. No? Kailangan natin to i-consider. Bakit? Halimbawa na lang po natin, no? Halimbawa na lang natin. One of the biggest contributor in exegesis is knowing and understanding the gender of the subject. Like for example, sa Spanish, apply din yan para makarelate tayo in this illustration. Like for example, binanggit yung Papa,
Oh, yung papa. Tapos, para malaman mo sa Spanish kung yan bang, anong gender niyan, meron niyang article na sa English tinatranslate yan as THE or the. So, ang translation niyan, kapag yan ay masculine ay L, kapag yan ay feminine, la. Pero kung papansinin natin, nagkaiba lang sila ng gender, automatic magkaiba rin sila ng meaning. L papa, parehas ng spelling. La papa, parehas ng spelling. Different genders and different meaning. Parang ang tawag po dyan ay homonyms. No? Actually, yan yung pinakamalapit na pag-i-illustrate natin dito sa English. Yan ay homonyms. No? Ngayon, kung titignan po natin dito sa presentation na to, pinapakita po dito na yung Petrus at Petra ay magkaibang entity. Hindi po si Pedro yung rock na tinutukoy sa Matthew chapter 16 verse 18. Mamaya malalaman natin kung sino. Kung titignan po natin dito, based dun sa gender, no? Kung talaga naiisa lang ang tinutukoy na rock dyan, walang iba kundi si Pedro, dapat doon sa translation ninyo, doon sa Latin Vulgate, dapat ang nakasulat Petrus et Superhang Petrus. Pero bakit ang nakasulat dito ay Petrus et Superhang Petram? Magkaiba pa rin siya, no? So anong ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan, itatayo ang iglesia hindi kay Pedro kundi doon sa bato. At doon sa batong 'yan na tinutukoy, makikita natin sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4 na and did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock and that rock followed them, and that rock was Christ. Hindi po si Pedro, no, na katulad ng standing nyo. So ipinapakita dito, actually in-screenshot ko na rin na yung word na ginamit dito ay Petra. Referring po siya kay Jesus Christ. Yun po ang rock at hindi po si Pedro. Therefore, putol kagad yung apostolic succession na binabanggit. In fact, may kita din natin na is the Roman Catholic Church the only church of Christ? Sa page 8, sabi dito, the early church fathers were fairly evenly split between two positions. So kahit magsabi ka sa akin ng mga statement ng mga early church fathers, hati pa rin ang kanilang views regarding kung sino ba talaga yung rock. And according sa ating pag-aaral sa papal power, its origin and development, makikita natin, sabi ni Henry T. Hudson, among the early church fathers, 17 interpreted the rock. Kaya may mababasa kang rock dyan. Pero pag tinignan mo yung consensus, mas malaki pa rin yung nag-i-interpret na ito ay Peter's faith, hindi po yung early church, hindi po yung rock na tinutukoy, no? Ngayon, baka sabihin mo, oh, may mababasa rin ako dito. Paano yan? May mababasa ako ng mga Protestants and mga early church fathers na sinasabi nila na si Pedro ay rock. Actually ho, may mga ganun pero hindi po sila nag-a-agree dun sa tinatawag po nating succession or apostolic succession. There's no such thing as apostolic succession. At mapapansin po natin yan sa atin pong pag-aaral din. So ibig sabihin, dito sa ating first argument, therefore, if ipagpipilitan ng mga Roman Catholic na ang bato dito kung saan itinayo ang iglesia ay si Pedro, then magkakaroon ng problema ang pagkakasulat ni Mateo. First, redundancy, kasi si Pedro na rin pala yung rock, dapat ginawa na lang tong pronoun, o kaya third person, no? Ginawa na lang tong it, no? O kaya ginawa na lang tong you as pronoun, pero wala tayong makikitang ganon. Second, merong pagbabago ng interpretation if you will consider the gender, no, ng Petros at ng Petras. Pero iisa lang pala ang meaning ng interpretation ninyo. At kung iisa lang pala ang meaning, bakit pa merong magkaibang gender ito? So in our conclusion, in our first negation, in our conclusion in this premise, we can fairly conclude that the rock is none other than Jesus, not Peter. And therefore, Roman Catholic Church interpretation to support their claim in connection with the true church is false. And therefore, from this statement, the Roman Catholic Church is not the true church. So yun po yung akin pong masasabi. Okay. Okay. Pwede bang okay. Moderator, ano? Moderator tayo muna? Yes, bro. Brother Roland, ito kasi kaibigan namin ito si R.A. Fuentes. Bang haba daw ng oras. Lahat dito ginagawa nating objective. Kaya na, siguro na sabi mong mahabang oras, kasi kung nanood ka simula, very generous kasi si Brother Jando. Yung 6 minutes niya na natitira, hindi na niya tinapos. So si Brother Bessie, inubos talaga yung 20 minutes. Nililinaw ko lang to, baka sabihin na nagiging bias tayo dito, ano, Brother Roland, ha? Yes. Lang po kaming objective na nagmamoderator dito. Nabasa ko, nakakauma yung 20 minutes pala, nawala yung init. Yun ang comment lang. Kaibigan, tayo nga ng 20 minutes din, hindi ka na umay. Siguro nakakaumay talaga pag ikaw ang nanonood. Pero pag ikaw ang debater.
Di ba? Okay. Tayo. Okay, yun lang ha. At least, shout out na rin kay R.A. Fuentes, ha? Yes, yes. Kay Pastor Fuentes. Magandang gabi sa iyo, Pastor. At saka maraming salamat, kapatid na Bresi, sa iyong 20 minutes na presentation with conclusion. No? Okay, so, inom muna kayo ng tubig. Ilalo ka na, Brother Bresi. Shout out muna natin. Ang nasa punto por punto YouTube channel sa punto por punto versus kapitulo versikulo 549 ang nanonood ngayon. Junior Jimena, Athena Kang P. Delia Harina, Amor Jan de la Cruz at Rhea Virgilio Calvo Aira. Sino pa tong mga ano natin dito? So bilis ng mga comment ninyo. So hindi na ako mapapasa ng mga comment ha. Shout out ko lang. Conrado Aranda, Gavin Isaac, at saka Catholic Forever, Edgardo Bisto, at True Lies. Magandang gabi sa inyo. Lalong-lalo na kay Johnny Aligre. Brother Richard, baka nasa ano ka, nasa YouTube channel ka rin? Baka magtanto yung mga followers ninyo dyan. Mga followers natin, mga subscribers sa YouTube, lalo ng pag-aralan natin, ha? Yung, kasi ito talaga yung mother program namin, ha? Mother program namin. Pag-aralan natin. Eh, yung akin naman, sige, promote ko na rin po paglapit kay Kristo. Eh, ibang ano yun, hindi apologetic yun. Sabbath school lesson tinuturo doon. Basta marami dito sa ngayon ay 622 ang nanonood. Ako, mahirap ng isa-isa nito, Brother Roland, no? Basta yes, salamat sa inyong pagtangkilik. At rin naman, nandyan lang kayo, ha? Huwag kayong mainitin kasi may timer po tayo, walang lalabis, walang kukulang dito. Unless okay. Unless na talagang ibigay yung kanyang time. Okay, so tuloy tayo. Okay, so proceed na tayo sa ating cross-examination from affirmative to negative. Brother Jando, ready to cross? Yes, ready na bro. Dahil ready ka na, yung timer natin, ready na ba? Timer please, nakikita rin naman sa ano. 10 minutes. Ready na ba? Si Brother Jando mag-sign. Yes, ready na ako, bro. Okay, Brother Jando, ready na ang time. Magsasalita ka, tatakbo na rin ang oras. Go ahead. Okay, Brother Bresi, kaklaruhin ko lang. Itong tinutukoy dito na Roman Catholic Imperial State Church, hindi ba ito tumutukoy sa Roman Catholic Church? Objection, Mr. Moderator. Yes, objection. Objection. Mas maganda magbigay siya ng tanong, wag magbigay ng statement. Di, tanong yun, okay. Bro. Okay. Tanong yun. Uh-huh. Okay. Brother Jando, ulitin na lang, no? Time pause muna, ha? Ulitin lang yung tanong, Brother Jando, tapos pasagutin na lang natin, baka hindi nakuha ni Brother Bresi. Ulitin na lang. Ang time pause muna, magtatakbo lang ang oras kapag magsisimula ng magsagot si Brother Bresi. Brother Jando? Kikaklaruhin ko lang, ito bang tinutukoy dito na Roman Catholic Imperial State Church? Hindi pa to ang Roman Catholic Church? Okay, time to show. Okay. Actually, yan ay Roman Catholic Church na kumapit sa kapangyarihan ng state. Kaya nga yan yung pinagsamang kapangyarihan ng religion at saka state. Ngayon, yung binabanggit dyan na siya yung nag-persecute, totoo kasi na siya yung Roman Catholic Church na nag-persecute sa mga pagans. Pero kung titignan mo, sa pagkakasulat pa lang doon sa number 1 at number 2 para hindi ka mamali ng interpretation, nakasulat dyan Apostolic Christian, Ancient Catholic, Universal. So binigyan ng meaning yung Catholic which is universal. Din sa number 2, ganun din ang pagkakabanggit. Sa number 3, ginawa siyang proper noun which is Roman Catholic Imperial State Church. So bakit? Kasi during 321 AD, humiwalay no sa pananampalataya itong mga nagsipagtatag ng Roman Catholic Church with the authority ni Constantine, no? So kaya masasabi natin na sila 'yon. Pero no, pero hindi sila yung okay, ancient. Time. Next question. Okay, next question. Ang sabi to sa number 3, just as soon as this church joined herself to the state. Sinong tinutukoy dito na this church? Ito ba hindi ba ito yung ancient Catholic Church? Mr. Moderator, stop lang po muna. Technical lang po, saglit. Okay. Po yung Time pause muna. Kaya lang, nalubat yung... Wait lang po, nalubat lang po. Sa laptop. Okay. Yung oras, tumatakbo, pakihinto. Time pause. Uh-huh. Okay, so shout out muna kang De Korea San Juan. Okay, nasa ano siya? Parang... Okay na po. Okay na?
Wait lang po. 3 seconds. 3 seconds. Pa-shoutout naman. Santa Monica ang damit mo. So, Santa Monica, parang iwan ko kung saan to. Nabili ko lang to sa UK. Okay na po. Okay na. Okay, so, ready na, brother with Bressy. Paki-ano na lang, bro. Paki-time post muna, bro Jando. Ganun pa rin. Ulitin ang tanong. Tatakbo lang oras kapag si brother Bressy na ang sasagot. Continue, brother Jando. Okay. Ito sinasabi ditong just as soon as this church. Itong this church na tinutukoy dito, hindi ba ito yung the Apostolic, Christian, Ancient Catholic? Hindi ba ito yung ang tinutukoy na this church? Kasama po sila dyan. Siguro for explanation, kasi para sa pag-aaral, sa malalimang pag-aaral, ang kasaysayan po, when we say Catholic, universal faith, alam naman natin na meron yung 5 points of location. May sa Antioquia, iba-iba, may sa Roman din, no? So ngayon, itong mga churches na to, binabanggit dito sa verse 3, no? As soon as this church joined herself, humiwalay po siya dun sa ancient Catholic, no? Ancient Catholic. Kasi kung titignan natin, dun sa number 3, makikita natin na yung Catholic dyan, yung Roman Catholic dyan, nag-persecute. Sa number 2, siya naman, yung ancient Catholic, yung pinersecute. Kaya magkaiba talaga po yan. Okay. Next question. Natanggap mo ba na ang main subject ng summary of points na ito ay referring to the ancient Christian Catholic? Yes or no? No. 1 minute. Kung titignan ho natin, yung titignan po natin dyan yung differences ulit dun sa number 2 at number 3. Uulitin ko po. Sa number 2, yung ancient Catholic Church was persecuted by the pagan government. Sa number 3, yung Roman Catholic Imperial State, she persecuted the pagans and exchanged force for persuasion in her religious work. No? So, magkaiba po talaga yan. Hindi na po natin kailangan ipilit. Magkaiba yan. And aside from that, kung tanggap mo na yan ay Roman Catholic, then tanggap mo rin dapat na siya ay nag-persecute sa mga pagans. Okay, next question. Sabi dito, tinatanggap mo ba na ang tinutukoy dito na main subject talaga ng summary of points ay yung Apostolic Christian Church, at sabi, just as soon as this church, referring to the Catholic ancient, joined herself to the state, saka pa siya nag-persecute? Yes or no? Tama ba, mali? No, dun sa pagkaka-interpret mo. Kasi kung titignan natin dito, hindi siya tumutukoy sa sectarian religious group. Dahil yung binanggit nga dyan na church ay small letter, lupon ng mananampalataya. Yung nag-join, yung nag-join doon sa state ay yung lupon ng mananampalataya. Okay, hindi yung mismong ancient Catholic, yung lupon ng mananampalataya. Again, sabi ko nga kanina para may idea ka, meron tayong 5 locations of Christianity during historical first century, second century AD. Merong mga Kristiyano sa Antioquia, may mga Kristiyano sa Alexandria, no? May mga Kristiyano diyan sa Roma, pero kung titignan natin, hindi naman lahat 'yon nag-join doon sa state, no? May mga lupon na nag-join doon sa state at doon naging Roman Catholic Imperial State siya at pinersecute niya yung pagans na binabanggit diyan. Pero ano ba iba po 'yan? Next question. Time. Okay, next question. Ang sabi dito, ang topic is Apostolic Christian Catholic. Ang sabi, just as soon as this church joined herself to the state, she became the Roman Catholic Imperial State Church. Tanggap mo ba yon? Yes or no? Hindi ko nga po tanggap yung interpretation nyo. Kasi nga po, kung titignan ho natin, dito sa word na church, small letter po yan. Ano po, yan po ay common noun. Buti pa kung nakasulat dyan, capital. Pag sinabi kasi natin capital, that is referring to the proper noun, which is referring to the sect of the church, secta mismo. Pero pag sinabi natin church, alam naman ho natin yung word the church. Meron naman tayo sigurong Greek background dyan. Pag sinabi natin ecclesia, lupo ng mga mananampalataya, pero hindi po yung pangkalahatang Kristiyano, yung nag-join sa state. No, hindi nga po sinasabi dyan na the ancient Catholic Church, no, na lahat yon ay nag-join. Kasi ancient Catholic Church ay composed ng napakaraming Kristiyano, pati sa Antioch, Alexandria, Roma, hindi lahat yon ay nag-join dun sa state na yon. Kaya ang ginamit dyan, small letter C, para sabihin po
na yan po ay common noun, ang mga lupo ng mananampalataya. Hindi yan absolute na lahat yun nag-join sa... Okay, time. Time. Next question. Moderator's time, sandali. Brother yes, Richard, huwag kalimutan ang 2 minutes natin. Apo, nasa 4 minutes pa tayo. Okay. Sige, continue. Okay, next question ko. Sabi mo kasi, pag yung ginamit kong Britannica Encyclopedia is bias daw, eh bakit maraming isda yung gumagamit ng Encyclopedia Britannica kung bias pala yun? Hindi naman po yan ginagamit ng mga Seventh-day Adventists para maging basehan ng pananampalataya. Kung makikita mo, yan ay ginagawang reference kasi yan ang pinaniniwalaan nyo. No, yan ang pinaniniwalaan nyo. Kaya yun yung ginagamit namin sa ibang mga references. Kasi hindi kamukha ng ginawa mo. Ang ginawa mo, hindi namin pinaniniwalaan yung Britannica. Yun ang ginagamit mo. Ang ginagawa namin, pinaniniwalaan yung Britannica. Kaya yun ang ginagamit namin. So para at least maunawaan mo, kaya ko binanggit yan. Kasi ginagamit namin yan kasi pinaniniwalaan nyo yan. Pero sa usapang ito, hindi namin pinaniniwalaan yan. So ibig mo bagang sabihin, Brother Bracy, ng isda na gumamit ng Encyclopedia Britannica ay mga bias din? Uulitin ko po, no, kung bakit po ginagamit yung Britannica, no? Yan po ay ginagamit ng mga Seventh-day Adventists para patunayan ang mga puntos kasi yan yung pinaniniwalaan ninyo, okay? Yan kasi yung pinaniniwalaan ninyo. Yan ay kaiba sa ginagawa mo ngayon. Ginagamit mo yung Britannica, hindi naman namin pinaniniwalaan. Samantalang kami, kaya namin ginagamit yan kasi yan ay pinaniniwalaan ninyo. Sana nauunawaan mo. Okay, next question. Tinatanggap mo ba ng Encyclopedia Britannica ay hindi official book of the Roman Catholic Church? Tanggap naman, pero kung titignan nga natin, may mga contributors na bias. Okay? May mga contributors na bias. Eh kung halimbawa meron kaming Seventh-day Adventist na writer dyan at ginamit ko sa'yo, tingin mo ba magiging tama ang paggamit ko ng encyclopedia? Hindi ba't magiging ano yon? Magiging bias para sa kaalaman mo? Bakit? Kasi hindi natin mayaalis ang influence na nakapaloob doon dahil doon sa author. No? At dito nga sa pinag-aaralan na wala akong pinatutunayan sa'yo na ito, pinipigit ko na ito yung claim at ito yung sinasabi ng ano. Kaya sinasabi ng evangelical, ang ginagamit ko talaga, libro ninyo, ayan o. Kaya kasi ito kasi yung pinaniniwalaan nyo. Okay, para at least may idea po kayo. Next question. Okay, next question. Dahil tutol ka pala na ang Katoliko is true church at sangayin ka naman ng true church founded by Christ, tanong ko, sino ba ang founder ng Katoliko kung hindi si Jesus Christ? Okay, uulitin ko po. Doon muna tayo sa first sentence question mo. Hindi ako tutol na ang true church ay ang founder ay si Jesus Christ. Yun nga lang, ang tinututulan ko, hindi kayo yung true church. Kung ang tanong mo sa akin kung sino ang founder ng true church, wala tayong total person na objection matuturo. Moderator. Pero komo ba wala tayong total person na matuturo? Objection, magiging moderator. Tama kayo. Ito same din with Orthodox. Objection, so, moderator. Objection. Okay, objection. Yung oras pati ha. Timer please, pakipost at ilang segundo na lang. Okay. 20 seconds. Bago yung okay, 20 seconds. Objection. Okay, Brother Jando, ano yung objection natin? Hindi ko tinatanong sa kanya kung sino ang founder ng True Church. Yata sa akin. Yun, hindi ko tinatanong. Yata yung internet ko. Sige. Ang sabi ko kasi kanina, sa tanong ko kanina, moderator, tinatanggap niya na ang True Church founded by Christ. Tinatanggap niya yun. At tutol siya na ang Roman Catholic Church is true church. So ang tanong ko sa kanya, sino ba ang founder ng Roman Catholic Church kung hindi si Jesus Christ? Yun ang tanong ko sa kanya. Moderator's time, Bro Jando, baka hindi mo narinig. Yung sagot niya dyan sa katanungan mo, eh wala siyang maibigay kung sino ang wala siyang maibigay ang pangalan. Brother Richard, yun din ba ang narinig mo? Opo, okay. Wala siyang, at kasi yung Roman Catholic Church ang tinatanong per se. Kaya wala siyang maituro. Kasi iba talaga, to be objective, iba kasi ang claim ng, iba ang aral ng Adventist dyan at Roman Catholic. So since ang tinatanong mo si Bresi, understandable na hindi niya ituturo yung maaring gusto mong ituro niya. Mr. Moderator, okay, so, may time yes, pa, Moderator, Brother Bresi. 27 seconds na lang. Okay. Brother Bresi, ano yung counter natin? Apo, itutuloy ko lang po siguro yung sinabi ko kanina.
Okay, moderator okay, Stein, sandali ha. Oh, sige. Sandali ha. Pag yes, magsalita brother, si Brother Messi, time continue, go ahead. Oo. So, okay. Okay, excuse me. Okay na ba si Brother Jando? Brother Jando, para ano, 27 seconds na lang tayo? Hindi ko narinig yung ano niya kanina, sagot niya kanina. Siguro naputol yung internet. Yung ano bro, yung sinabi namin, confirm namin ng dalawang moderator, wala siyang maibigay na pangalan doon sa tanong mo. Okay, continue tayo, okay. Brother Presid. Remaining 27 seconds. 27 seconds. Okay. So, ang pinag-uusapan natin dito, yung founder ng True Church ay si Jesus. Ang founder ng Catholic, hindi si Jesus. Therefore, hindi siya yung True Church. Ngayon, ang gusto kong sabihin, wala tayong matuturo na tao kasi development ang nangyari started nung 321. Ayan, nakasulat na nga sa summary points eh. 321, no? Under ni Constantine. Development yan. Pero komo ba wala tayong maituro? Eh, wala na talagang time. Na kayo. Time. Okay. Yan. Time remaining, okay. Bro. Bresi, ilang oras? Wala na. Wala na. Okay, Brother Roland. Brother Roland. Yes. Shout out lang ako eh kasi alam mo, ayaw na sanang patulan ito. Pero ayaw kong lumabas na either both side ay may pandarayang ginagawa. Okay. Hey, ang hirap kasi nitong ano, hindi ko alam kung talagang sinasadya naman o totally ignorance. Si kaibigang R.A. Fuentes, ang binabanggit niya, bakit wala daw rules na 20 minutes nung kami? Eh, tayo yon kaibigan. Hindi tayong nagdidebate ngayon. Ibang rules tong sinusunod nila. Hindi ka ba nakinig? Binasa yung mga rules na... Hindi yung ilan ng presentation. Parehas lang. Objective lang dito, no? Pasensya na, Brother Roland, ha? Kasi... Okay lang. Hoy, gusto ko lang palabasin dito na both side ay naging pata sa ating debater. Ano po? Wala naman, Pastor Fuentes, may rematch pa man siguro kayo, no? Na nasanay kasi kayo ng 15-15 noon, pero iba yung rules natin noon. Huwag lang ano rito. Kasi pag susunod na debate ninyo, Bro Richard, gawin niyo yung 25, baka bitin si Pastor Fuentes. Actually, sa ibang ano nga, sa ibang ka-debate namin, talagang 20, kagaya ng debate namin sa Muslim, 20-20 talaga. Pasensya na. Yun lang, gusto ko lang linawin kasi nababasa dito, may mga sumasagot na ilan, baka nga yung ibang makabasa, sabihin, at nandadaya tayo dito. Hindi po, ulitin natin, okay. Pareho silang 20 minutes, binigay lang ni Brother Jando yung 6 minutes niya. Kaya, parang naging mas mahaba yung presentation ni Brother Bessie. Pero, moderator, sa side ng ating mga kapatid na katulad, of course, dito eh. Si Bessie, kung makikita po may pala si Bessie. Ano lang tayo dito? Okay. Maganda naman yung pinapakita ng mga speaker natin ngayong gabi. Okay. So, course, naging 604 na yung mga viewers natin sa punto por punto versus kapitulo versikulo. Dito ay 628. Okay, so all in all nasa 1200 na no yung mga opo. Yung mga viewers natin ngayon. So paki-comment na lang, paki-like and paki-share at saka i-shout out ay i-comment niyo rin yung mga mention niyo yung mga kaibigan natin, no? Yung mga kaibigan ninyo na gusto kasi maganda yung kakayan ngayong gabi. Napaka-sports, napaka-informative. Okay? So proceed na tayo sa ating rebuttal. Unang magbibigay ng kanyang rebuttal ang ating kapatid from Roman Catholic Church, Brother Jando Alabado. 15 minutes. Yes, 15 minutos, kapatid. Okay. Kapag handa na ba yung time natin? Apa. Okay, bago ko ibigay, pa-wash out daw, Raymond Alyosada, magandang gabi sa'yo. Brother Jando Alabado, 15 minutos ang rebuttal period. Kung handa ka na, maaari ka nang magsimula. Go ahead. Okay. Yeah. Thank you, Brother Roland Parts. At mag-focus ako dito sa ano sa The Ministry Magazine na kanilang babasahin. Inaamin niya dito na itong Roman Catholic Imperial State Church is the Roman Catholic Church. Eto, basahin natin ang buo ha, para makuha natin yung ano yung muong sentido. The Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church established by Christ and His Apostles continued to the time of Constantine about 321 AD. Dito pa lang, nagpatuloy daw siya hanggang 321 AD. The Ancient Catholic Church was persecuted by the pagan government but never resorted to state aid in its religious work.
It's only. So ang main subject dito, yung mismong ancient Catholic na established by Christ and his apostles. Its only means of converting people was by preaching and persuading people to accept Christ as their savior. Just as soon nang dumating ang panahon na ang iglesyang ito, anong iglesyang ito? Yung ancient Catholic. Lilituhin ba naman ni Brother Bracy? Ayan, no, huliwan niya. Just as soon as this church, nang dumating ang panahon na ang iglesyang ito ay umanib. Ano yung iglesyang ito? Referring sa ancient Catholic. Sabi niya, kumpul-kumpul lang daw yung ano, kumpul-kumpul. Just as this church. Yan naman, di naman sinabing few members of this church. Di naman sinabing few members of this church. Talagang, klaro, just as soon nang dumating ang panahon ng iglesyang ito ay umanib sa estado, pinersecute niya ang pagano. Sabi nila, aklat nila yan eh. Natural, yun ang ipapalabas nila. Pero, ano ba ang talagang kahinatan ng salitang ito? She became, sinong she? Eh yung ano, yung iglesyang ito na umanib sa estado, anong iglesyang yan? Yung ancient Catholic. Ano ba naman? Very clear naman yan. She became the Roman Catholic Imperial State Church. Dito pala, napakaliwanag na eh, napatunayan na yung paksa eh. Kung saan-saan pa kasi tumakbo, no? Ngayon, ano ba yung mga ano, yung mga ano niya, napunta siya doon sa ano sa si Petro the Rock, ang pinagbatayan niya yung Itigo Digo Tibic yato is Petro, si Superhang Petram. Bakit daw hindi Petros ang nilagay? Kasi ginamitan niyo ng Greek grammar. Pero nung binanggit ang katagang Matthew 16:18 sa kanilang lingwahe, ang ginamit doon Aramaiko. Aramaiko naman talaga sila. Ano ba yung Aramaiko ng Matthew 16:18? Apena amarnalak dato kipa walhadi kipa ebnilede watari disyola. So dyan sa Matthew 16:18, in real language ng Aramaiko, dalawang kipa yan. Ha? Kaso nga lang nang tinranslate na sa Greek, kaya yung unang kepa ginawang Petrus. Yung isa yung kalawang kepa nanatiling Petra. Oh. Apena amarnalak dato kipa. Walhadi kipa. Dalawang kipa yan yung sasabihin, magkaiba. Tapos bakit kipa? Oh, bakit kipa? Sino ba binigyan ng pangalang kipa? O, basahin natin sinasabi sa Biblia, John 1:42. Then he took Simon to Jesus. Jesus looked at him and said, "Your name is Simon, son of John, but you will be called Cephas. This is the same as Peter and means a rock." Yung binigay sa kanya ang pangalang Kepas, may dahilan yun. Kaya binigay sa kanya ang pangalang Kepas. Hindi naman bibigay ang pangalang Kepas nang wala man lang dahilan. Sabi niya, ano, bias daw ako. Dahil gumamit daw ako ng contributor, eh, Katoliko ang contributor. Delikado kasi kapag silang mag-contributor eh. Alam nyo? Bakit delikado? Kasi kapag silang nag-contributor, maiiba ang takbo ng historia. Magbigay ako ng example sa inyo na maiiba ang takbo ng historia pag silang nabigay ng ano. Lagay natin ito, The Great Controversy. Anong sinasabi sa The Great Controversy? As the followers of Christ, yung iglesia tayo ni Kristo, united with idolaters, the Christian religion became corrupted and the church lost her purity and power. Ganyan sila kapag sila nagbigay ng ano, pag sila ang contributor. Delikado. Ang Christian religion daw became corrupted. Ano bang sinabi ni Kristo sa Matthew 16:18? Huh? And the church lost her purity and power. Ano bang sabi ni Kristo sa Matthew 16:18? Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. All the powers of hell will not conquer it. Kapag sila ang gumawa ng istorya, ang nangyayari, the Christian religion became corrupted, kasalungat, kaya peligroso kapag sila yung contributor. Oh, ngayon, Katoliko ang contributor. Eh, hindi naman bias yun, hindi naman official Catholic book yun. Magiging bias lang ako pag gumamit ako ng official Catholic book. Doon ako magiging bias. E legit na standard reference yun eh. Natural, kung magre-research ka, kukuha ka doon sa mismong source. Halimbawa, ito. Sample na lang natin. Yung nakalagay ba doon sa Encyclopedia Britannica na Seventh-day Adventist, hindi ba nakalagay doon na nakalagay ba doon founded by Christ? Kasi yan ang claim ng Seventh-day Adventist eh. So, di ba? Nakalagay ba doon founded by Christ? Hindi naman. Kahit sila pa yung gawing ano contributor, hindi nila lalagay yun. Dahil hindi yun based on reality. O, ito pa. Ano bang pinagsasabi niya?
Sabi niya, maraming nag-aangkin ng word Catholic. Tama yon, maraming nag-aangkin ng word Catholic. Pero isang tao ang umimbento ng pangalang Catholic. Ginamit yun ni Ramil Parva dun sa debate nila ni Father Darwin. It was Saint Ignatius who invented the name. Dahil siya ang nag-imbento ng pangalan, siya ang makakasagot kung sino ang binigyan niya ng pangalan. At ang binigyan niya ng pangalan, it is referring to the church founded by Christ. Yun ang binigyan ng pangalan. Where the bishop shall appear, there let the multitude of the people also be. Because where the Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Anong Catholic Church tinutukoy niya? Yung bang nag-aangkin ngayon? Na-founded naman ng kung sino-sinong tao? Hindi. Ang tinutukoy doon ay yung iglesyang tinayo ni Kristo. Yun ang pinangalan ng Catholic Church ni Bishop Ignatius. Anong dahilan? To denote, to be clear that the name denotes the church that was united. United with the Diocese of Rome. Pwede bang i-claim yan ng ibang grupo na hindi naman united with the Diocese of Rome? Sabi nila, Catholic, adjective, universal. Eh, universal din kami. So, pwede kami yan. Eh, hindi pwede. Hindi naman kayo ang imimbento ng term Catholic. Tama, ang Catholic means universal. Tama, ang Catholic is an adjective referring to the true church founded by Christ. Tama yon. Pero sino ang nag-imbento ng pangalan? It was Bishop Ignatius. Siya makakasagot, bakit mo binigay ang pangalan Catholic Church? To denote the group, yung iglesia. Kasi 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion. Oh. Ngayon, it was to denote that yung grupo na yon should be united with the Diocese of Rome. Ikaw, nakiklaim kayo, di ka naman united with the Diocese of Rome. Yan ang ibang ano nila, yung Satanas. Universal ba yon? O, Catholic din yun. Mali! Kasi ang sabi ng Royal Encyclopedia, Catholic Church, term generally applied to the Divine Society, founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Hence often called Roman Catholics. Ito nga sinasabi sa Alpha and Omega Volume 8 ninyo. Catholic Church. Mayroong Pope. Sino ngayon yan? Sinong Catholic Church ngayon yan? Di ba yan ang Roman Catholic Church? Ang mga pinagsasabi ni ni Bersi Blansag dito. Catholic is not the Roman Catholic. Ano is not the Roman Catholic? Ito. Ano ba sinasabi ng kanilang Alpha and Omega patungkol sa Catholic Church. Ang sabi ay ganito, Catholic Church, a universal Christian Church whose doctrinal base was formed by the absorption of Greek philosophy and neighboring religions into the views held by the Apostolic Church. Canonically, the Catholic Church developed into a strictly hierarchical system with the Pope at its summit. Ito na yung Apostolic Church. Ano yung Apostolic Church based sa kanilang 27 fundamental of the belief of the Seventh-day Adventist? The Apostolic Church is ang founder si Jesus Christ. Saan ikinapit ang Catholic Church ni Ignacio? Eh di doon sa iglesia tayo ni Cristo. Doon sasabihin niya, may problema daw ako. Tapos sinabi niya yung four marks of the church. Kasama na yun, hindi naman kakontra yung four marks doon sa stand ko na ang true church should be founded by Christ. Kakontra ba yung four marks doon? Hindi. Kung hindi ko ginamit yung four marks na pinaghandaan niya, kakontra ba yun sa stand ko? Hindi naman napakaliwanag ng stand ko. Bakit naging true church ang Roman Catholic Church? Dahil si Jesus Christ ang kanyang founder. Eto, tanungin natin to balikan natin yung yung sa Philippine History by Gregorio Zaide. Ito, ginagamit na naman to ng mga Seventh-day Adventist. Sabi to sa Philippine History by Gregorio Zaide sa pahina 123. Anong sinasabi dito? Ayan. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Specifically, the Roman Catholic religion. Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Kaya malaki siyang tutol kasi kanina pinanood ko yung kapitulo versikulo. Napansin ko doon sa isa ng nagsalita. Sino yun? Jerry yata pangalan nun. Sabi niya, ang Romano-Katoliko daw, itinayo ng mga Italiano.
Kaya si Constantino Italiano Romano Katoliko daw yun, ha? Tindi ng imagination. Ano sa anong sa Italiano tinayo? Nasa Asia ba ang Italia? Oh, ito. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Oh. Tapos sasabihin niyo, oh, ngayon, tanggap mo ba? So, hindi ko kilala kung sino ang founder. Ayan ang founder. Kung tututulan mo yung founder na yan, magbigay ka ng ibang pangalan ng founder. Hindi yung tutol ka ng tutol na hindi lang, ala, sasabihin ko ngayon na itong aklat na ito ay kulay brown. Sabihin mo hindi. Eh, anong kulay ito kung hindi brown? Mamo sabihin sa akin, ewan ko, hindi ko alam. Hindi pwede yung ganun. Dahil ang naniniwala ka naman pala na ang true church was founded by Jesus Christ. Tapos, ang dami namang ebidensyang mababasa na ang Catholic Church was founded by Jesus Christ. Si Jesus Christ ang kanyang founder. Mababasa naman yun. Eh di, yun na nga. Bigay ka ng conclusion. Itong pinakamatibay na ebidensya ko, The Ministry Magazine, yung iglesia na ancient Catholic established by Christ just as soon as she joined the state. Sinong she? Yung ano? Yung ancient Catholic. Sabi niya, mga lupon lang daw. Bakit? Few members ba ni sanabi dito? Yun naman, few members eh. Kahit pa sa pasugo ng Iglesia ni Cristo, ganun nakalagay eh. The Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church. Oh. Even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the Catholic Church is the true Church of Christ. Eto pa. Hindi pala kami hindi pala kami ang tunay ng iglesia. Eh paano niyo mapapaliwanag lahat ng mga apostol maliban kay Judas Iscariote sa aming simbahan na kalibing? Sino ang maglilibing ng kanilang mga founder, ng tagapangaral, 'di ba yung mga nagmamahal na membro? Sino ang naglibing kay Ellen White nung siya namatay? Alang ang mag-Mormons, alang ang mag-Muslim, alang ang manog para iglesia ni Cristo ang naglibing kay Ellen G. White nung siya namatay. Siyempre, yung mga member niya nagmamahal sa kanya, naniniwala siya isugo, sila maglilibing kay Ellen G. White, saka kay James White, saka doon kay Joseph Pace, kung sino pang mga naging foundation ng SDA. Oh, nung namatay yung mga leader ng relayon, gaya ni Felix Manalo, Eranio Manalo, saka Eli Soriano, sino naglibing sa kanila? Di ba yung kanilang mga nagmamahal na membro? Oh, ngayon, inaangkin ng SDA na sila daw yung Catholic Church. Narinig ko to dati, si SDA kasi ako dati. Narinig ko yan. Ngayon, meron ba ebidensya na isang man lang apostol na ilibing sa simbahan ng Iglesia Adventista ng Timodea? Wala. No? Paano lang papaliwanan kayo yan sa amin lahat nakalibing? Kung hindi kami ang mga nagmamahal na membro naglibing, syempre, kami ang nagmamahal na membro, kami ang maglilibing sa mga apostol namin. Okay yan, hindi yan maano. Ewan ko lang kung anong banat ni Brice Balansag dyan. Kung kayong magsasabi na kayo ang tama, eh bakit walang isang mga apostol na ilibing ng Seventh-day Adventist? Yun eh, dahil wala pa kayo noon. Pakicheck ng time. Yun eh, dahil wala pa kayo noon. Ngayon, ang tutol ka ng tutol, wala kang walang maibigay na pangalan ng founder. Ewan ko lang kung wala ba ka ba talaga maibigay. Unknown daw, ang daming ebidensya, unknown. Ha? Ang daming ebidensya, kaso nga lang, pinagsasabi mo lang, bias daw. Sabi mo, ikaw ang nagsabi, bias. Pero yung encyclopedia na yun, hindi yung ginawa para gawing bias, para maging bobo ang tao. Thank you. Okay. Okay. Maraming salamat, Brother John Dolabano, ng One Holy Catholic Apostolic Roman Church, Team Maria, punto por punto, sa iyong 15 minutes rebuttal. Inom ka muna ng tubig dyan, Brother Jando. Shout out muna kang Brother Freddy Mendoza Cabardo, Dex Aga Adano, Adamo, Brother Art Partosa ng Catholic Faith Defender San Pedro Chapter, sa lahat ng CFD San Pedro dyan sa Davao City. Magandang gabi at lalong-lalo na dyan sa Turil Chapter ng CFD Turil Chapter dyan pa rin sa Davao City. Lalong-lalo na kang Brother Tata Andrade. Sir Tata Andrade, kang Brother Rafael Tumog at saka kang Brother Elmer Patulan. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. Okay, Mary Jane Tumang at kang Brother Seven Angels. So wag na sanang madagdagan to kasi marami na. No, wag nang gawing 8. Okay, Brother Richard, baka meron tayong i-shoutout dyan. Go ahead. Ayan, nakita ba ako? Parang nawala ako sa screen. Yes, hello. Yes. Okay. So, dito ay binabati na lang natin lahat ng nanonood. Ayoko nang
Pero ano ba? All right. Hello, oh ayan na. Atensya na naman. Nawawala ako sa camera. Basta lahat na lang po ng nanonood dito ngayon, ako nang magbasa ng comments, basta masaya sila lahat dito. Nagkakatuwaan lang. At basta walang below the belt, mga kaibigan, mga kapatid, tuloy lang nang ang ating pakikinig. Okay, back to you, kapatid na Roland. Na medyo okay, okay. Okay lang yang okay lang yang below the belt. Basta wala kang belt na suot ngayon, okay? Okay, so proceed na tayo sa ating 10 minutes examination. Brother Bresi, handa ka na magtanong? Okay. Okay, so pakinggan natin na cross-examination, rebuttal period. Pag handa ka na, Brother Bresi, maaari ka na magtanong. Go ahead. Okay, ang first question ko, kasi kinot mo yung Aramaic, no? Ang tanong ko is, anong manuscript yung Aramaic translation na yan? Anong manuscript yan? Basta Aramaic New Testament yun. Peshitta yata. Nakalimutan ko anong ano yun. Peshitta. Pwede mo ba ipakita kung talagang Peshitta yan? Dali lang ha. Hello. Yes. Yes, yes. Time pause muna. Time pause. Okay. So, Peshitta. Peshitta. Ito hindi tayo makikialam sa ano ha, pero parang hindi sigurado doon si kapatid na dyan do. So, gusto mo bang i-ano yun? I-pursue yung tanong, Brother Bresi? Yes, opo, opo. So, ang tanong ko din ay family, family ng manuscript? Yes. Uh-huh. So, Brother Jando? Yes, may bro. May sure ka bang ano doon? Eh, sabi ko, hindi ako sigurado kung Peshitta ba yun, basta Aramaic New Testament yung pinagkuhanan ko. Aramaic New Testament in plain, in, ano ba yun? Basta Aramaic New Testament na pinagkuhanan ko. So hindi ako sigurado kung anong manuscript 'yon, basta 'yon ang Aramaic New Testament na kinukuhanan ko. At hindi naman siguro natin kung anong manuscript 'yon, hindi mo siguro 'yon ang topic na anong manuscript 'yon. Okay. So sige, ayun ang ano. Next okay, question, so, ibig sabihin hindi ka na naman sure sa mga katibayan mo. Bro, sigurado ko Aramaic New Testament yun. Sa dami ba naman ng Aramaic New Testament, hindi ko na ma-specific kung anong Aramaic New Testament yun. Diyan ka tinatanong mo naman, di naman based sa ano, sa topic about true church. Mr. Moderator? Yes, uh-huh. Moderator, go ahead. Ang tanong ko sa kanya kung sure ba siya o hindi. Okay. Kasi sinicheck ko din dito, Mr. Moderator. Kaya ang tanong ko sa kanya, sure ba siya o hindi. Okay, so sa pagkakarinig namin, hindi siya sure, no, kung Peshitta ba yan. Brother Richard? Oo, for the information na lang, no, iba kasi ang Aramaic sa Peshitta. Para, kaya nga, kinaklarify ko rin sana, para sigurado rin yung natin. For the ano na lang, information ng ating mga tagapanood. So, okay. Peshitta ba siya o Aramaic? Yun ang ano doon. Brother Jando, meron ka pang 52 seconds to complete your 1 minute. Go ahead. Nagot ko na, Brother Roland Parts, na hindi ako sigurado kung ano yung specific na Aramaic New Testament yung napagkuhanan ko. Basta yun, yung Aramaic New Testament. Kung makapag-research siya dyan, ma-research naman niya yun kung ano yun, di ba? Search mo lang dyan sa Google. Matthew 16:18 Aramaic New Testament. Oh, pag-search mo, makikita mo yun. Ikaw na ba naman kung anong manuscript yung pinagkuhanan ko? Kasi na-research ko lang yan sa Google. Yes. Next question. Okay. Next question. Okay. Next question. Okay. Punta na lang tayo doon sa grammar. Binanggit mo yung word, yung dalawang kepa. Sa pagkakaalam mo, sa Aramaic, anong gender ng kepa doon? Hindi naman issue bro kung anong gender ng kepa kasi yung kepa, bato yun. Ang ibig sabihin ng kepa, bato. At yung pangalang bato, yun ang ibinigay kay Apostol Pedro. Ang napagbigayan na ng pangalang bato, lalaki. Kaya nga sa Greek grammar, ginawa siyang pang lalaki, ginawang Petros. Objection ulit. Yes, go ahead. Greek, ang tanong ko yung ginamit niyang Aramaic. Moderator's time? Brother Bresi, ano yung objection natin? Ang ine-explain niya na ngayon, Greek, ang tanong ko sa kanya yung Aramaic. Tama ba sa moderator's time, tama ba sa pagkakaintindi ko na tinatanong mo kung ano ang gender ng kepa sa Aramaic? Kepa sa Aramaic. Yes. Okay. Ang sagot niya ay Greek. Okay, Brother Jando, meron ka pang naiwan na 40 seconds, no? Bro, Roland, yes, bro. Mukhang hindi niya nag-gets yes, yung yes, sagot ko. Yun nga. Meron ka pang 40 seconds na naiwan sa 1 minute mo. Ulitin mo na lang, bro. Continue natin yung oras mo. Basta
objection na siya tungkol sa tanong, baka hindi niya nakuha. Paki-continue na lang bro, mahaba pa yung oras mabuhay. Okay, okay, ganyan sinabi ko, yung kepa sa Aramaico, bato yun. Wala namang gender ang bato eh. Kepa, bato yun. Ipinangalan yung bato kay Pedro, kaya binigay sa kanya pangalang kepa, ibig sabihin bato. May gender ba yung bato? Kaso nga lang, sa Greek grammar nilagyan ng gender na male, kasi sa Greek grammar, yung Petra is female yung pakinggan eh, kaya ginawang Petrus. Pero yung sa Aramaico, yung kepa, bato yun. May walang gender ang bato. Ano bato? Next question. Next question. Ibig sabihin, Mr. Jando, mali ang Greek, tama yung Aramaic. Hindi. Yung Greek, tama yon. Kaya nga, kaso nga lang, yung Greek, ginamitan ng grammar. Kasi yung Greek ng kepa ay Petra. Eh, lalaki si Pedro. Kaya ginawang Petrus. Pero ang pinagkuhanan na Aramaico, kepa, ang ibig sabihin, bato. At ang bato, walang gender ang bato. Ano ka ba? Next question. Bakit na i-translate ngayon? Sabi mo, tama, hindi rin mali ang Greek. So, bakit na-translate ngayon doon sa Aramaic na yung kepa naging Petra? So, anong kinonsider, bakit na-translate to into feminine? Hindi. Ang kepa, sa Grego, Petra talaga yan. Petra talaga yan. Kaso nga lang... Objection. Objection? Okay. Yes. For clarification lang, kasi sabi niya sa Greek, yung kepa. Tama ba siya? Nagkamali okay. Na sa kita. Para kay... Moderator's time, Brother Bresi, ha? Sumagot si Brother Jando within 8 seconds pa lang, no? So, hindi pa talaga natin makuha kung ano ang punto ni Jando kasi nagsisimula pa lang siya, no? Kaya nag-objection ka. So, pagpatuloy na lang natin, bro, no? Para makuha natin kasi kami mga moderator, yung punto ni Jando, hindi ko pa maano kasi within 8 seconds pa lang, no? Hindi pa siya tapos. Hindi pa siya nasa kaligitnaan ng 1 minute niya para makuha talaga natin yung punto. Brother Richard, anong verdict mo dyan? Okay, gusto kong sundan na ang verdict mo. Ituloy na muna, baka nga okay. May iba pang mailalabas na paliwanag si Brother Jando yes, para mas maliwanag din po ang kanyang okay. Sagot. Brother Bresi? Okay, Bro Jando, 52 seconds ang to complete your 1 minute. Go ahead. Okay, yun na nga, ang kepa sa Grego, Petra. Kahit doon pa sa Pedro mo basahin, Petra yun, Petra. Ang Greek ng kepa ay Petra. Kaso nga lang, ang Greek nagkaroon na ng mga grammar, kaya nung yung Petra ibibigay kay Pedro, ginawa na lang Petrus. Pero yung kepa, Petra yun sa Grego. Petra yun. Oh, next question. Okay, susundan kita doon kasi ang sabi mo sa Aramaic, yung bato na tinutukoy, walang gender. So ano ang nilagay na consideration, but na-translate siya into Greek na nagkaroon siya ng gender? Ano yung kinonsider doon? Yes bro, kung bakit Petra yan sa Greek, ang Grego lang nakakaalam. Kung parang table, sa Spanish, mesa, la mesa. Eh bakit mesa? Eh, babae pakinggan. Wala naman dyan nilang ano. Yung moderator. Okay. Moderator's time muna. Kasi ako medyo nabuguluhan din na. Mr. Bresi, sandali. Pwede. Makinig muna. Moderator's time muna. Kasi kanina pa ako naguguluhan sa ano mo rin tanong. Gusto kong linawin lang din. Kasi nagtatanong ng gender. Ano ibig mong sabihin? May gender ang grammar ng Greek? Yes, opo. Aramaic may gender din? Apo. So, kaya gusto kong linawin ito para maging ano, kasi gender tayo ng gender, baka hindi nagigets ang ating mga ano eh. Mr. Moderator, okay, like rin ko yung tanong? Oo, kasi gender, baka magguluhan tayo eh. Ano ba yung gender? Sa Tagalog, kasarian ito, di ba? Apo. Okay, correct. Apo. Ay, kaya ko, medyo minayang ako. Moderators, kaya ko po tinatanong kasi, may epekto kasi yon sa pag- medyo humihina yung ano ko, ano ba? Sorry. Apo, I mean na, kaya ko po tinatanong. Hello. Kang malinaw, kasi may epekto po ang pagta-translate at pag-e-exegete ng talata kapag kinonsider natin yung gender ng salita. Kaya ko po itinatanong ang gender, no? Come again, kasi humina yung signal ko, brother. Sorry. Come again. Kaya ko po tinatanong sa kanya yung gender para, kasi po, pag kinonsider natin ang gender, meron po itong contribution
sa pag-i-exegete, pag-i-interpret ng talata para makita natin kung saan ba talaga itinayo yung iglesia. Apan Peter ba o apan Distract? Kaya ko po itinatanong yung gender. Oh, yan, so maliwanag na sa akin ngayon. Kaya tinatanong mo yung gender kasi naniniwala ka na bawat grammar, mapa Greek, mapa Aramaic, yes, isama na natin yung Hebrew, may gender sila. Opo. Okay, gets ko na. Kaya po ako nagkaroon ng objection kasi po ang tanong ko naman ngayon is Aramaic going to Greek, ang kanyang sagot naman Latin. Lamesa. Okay, sige, continue at least naano ko na. Salamat Brother Roland kasi medyo naano ko dito sa mga gender na ito. Baka malito rin yung ating mga nanonood. Kung anong pinaglalaban itong ating dalawang debaters na ito. Okay, 43 seconds time remaining, Brother Jando, to answer. Go ahead. Kung ano yung pagkaunawa niya, kung may gender ba sa unawa niya, bahala siya sa unawa niya. Ang pagkakaalam ko, yung kefa sa Aramaico, bato yun. At ang bato, wala naman gender yung bato. Ipinangalan lang kay Apostol Pedro. Next question. Apo, ang sinasabi niya sa Aramaic ay walang gender ang bato. Kaya ang tanong ko, ano yung nakapag-contribute nung tinranslate ito sa Greek, bakit nagkaroon ng gender na naging feminine? Hindi naging feminine. Talagang yung translation ng kepa sa Grego is Petra talaga yan. Nagkaroon lang ng pinagbatayan na yung gender nung ipinangalan kay Pedro. Si Pedro kasi lalaki, kaya instead na Petra ang ibigay kay Pedro, ginawang Petro sa Greek. Pero ang Greek talaga ng kepa ay Petra. Yun naman talaga ang Greek ng kepa, Petra. Next question. Next question, Brother Jesse. Kung dumalabas dun sa Aramaic, binanggit niya kasi kanina yung talata ng Aramaic, dalawang kepa ang nakasulat. Bakit nung na-translate, nagkaiba na? May Petrus at may Petra na. Parehas din palang kepa. Yes, bro. Parehang kepa yon. So, supposedly dapat, ang ibigay sana kay Pedro is Petra. Kaso sa Greek grammar, meron silang grammar yung Greek. Karapatan nila ng mga Grego yon. Kaya ginawang Petrus yung kay Pedro. Petra talaga yan sa Greek, yung kepa. At ano ba naman to? Ang topic natin, Petra na, hindi na true church. Sige, basta yun ang sagot ko. Ay makikita ka ba dyan sa claim mo, nakatibayan, na sa sinasabi interpretation na ganyan? Di tingnan mo sa iba talata na may nakalagay ba to? Kung ano nakalagay, Petra ba o Petrus? Objection? Yes, go ahead. Ang tinatanong ko, ang sinasabi niya, tignan mo. So, inililipat niya sa akin, pautos. So, kaya ang tanong ko sa kanya, kung meron ba? Doon sa claim niya, kung meron bang maipapakita. Okay, Jando, sa tingin ko naman, moderator. Okay. Yes. Sa tingin ko naman, nagtatanong lang kung merong ano, kung merong may papakita. Pwede ka magturo, pwede rin namang hindi. Basta, sa akin, sa tingin ko, ano naman yung objective naman at ano, maayos naman yung objection. Bibigay ko rin yung ano sa aking kapag-moderator. Yes, ang tanong is kung meron ba. Kung meron. Brother Jando, kung meron ka dyan, ipakita mo, wag mong ibigay ang ibalik sa kanya. Okay, no, kasi ikaw yung ano ngayon, hot seat. Yes, bro. Meron, bro. Okay, meron. So 58 seconds, Brother Jando, go ahead. Yes, bro. Meron, bro. Yung ikalawang talata, kung saan sinasabi doon na si Kristo yung bato, ang bato doon, Petra. Yun, ang ebidensya ko. Yung sa talata na si Kristo ang chief cornerstone, yung stone doon, Petra, nakalagay doon. Yun ang ikalawang ebidensya ko na ang kepa sa Greek, Petra talaga. Kasi si Kristo lalaki. So, next question. May tinuro ha, Brother Jesse. Para hindi ako maging bias ha. Kasi binanggit niya na si Kristo yung bato. Tama ba yung narinig ko? Doon sa ikalawang talata, bro. Pero orasan to ha? Oras. Sige, Brother Jando. Yes, bro. Tama na si Kristo ang chief cornerstone. Wala naman kaming turo na si Pedro ang chief cornerstone eh. Si Kristo nga ang chief cornerstone. At yung stone doon, Petra nakalagay doon. Kaya yung kepa sa Grego, Petra talaga yon. Kaso nga lang, ipinangalan kay Pedro eh. Si Pedro lalaki. Kaya ginawang Petrus. Kanina ko pa sinapay. Ulit lang ako sa sagot ko eh. Yung Petra doon ay si Kristo. Doon sa ikalawang talata, bro, na si Kristo ang chief cornerstone. Wala naman ka, sa Matthew 16:18, lang sinasabi doon, chief cornerstone. Ha?
Wala sinasabi sa Matthew 16:18 na si na sumasagot ang tanong. Okay, Matthew 16:18 eh. Hindi ko alam. May objection. Sandali, may objection ha. Time post muna. Klaruhin natin, Brother Bresi. Ano yung objection natin? Apo, wala po kasi akong ibang binabanggit na talata. Matthew 16:18. Binanggit niya na yung bato si Kristo, kaya ako nililinaw sa kanya. Ang binabanggit niya, cornerstone, iba ng talata. Ang tanong ko, Matthew 16:18. Si Kristo ba yung bato na tinutukoy doon as Petra? Okay. Hindi. Brother Jandro, sa Matthew 16:18. Hindi. Okay. 45 seconds, Brother Jandro, go ahead. Hindi si Pedro ang hindi si Kristo ang tinutukoy na Petra sa Matthew 16:18. Hindi naman 'yon tumutukoy sa chief cornerstone. Next question. Sa Matthew 16:18 tumutukoy ba to kay Pedro? Yes, bro, tumutukoy kay Pedro 'yan, pero ang topic kasi natin Catholic True Church 'yung topic natin, hindi si Pedro kung siya bang bato. Ano ba 'yan? Objection mo? O Sagot yan. Kinig mo buti. Tinutukoy mong Petra, kung si Pedro yung tinutukoy mong Petra, may mababasa ka ba sa Greek na yung Petra ay si Pedro? Sa Greek? Na nga, sa Greek, ginawa nga Petros ang supposedly dapat Petra. Kaya ako pa sinabi yan eh. Ang Greek ng Kepa ay sa Petra. Yeah. Yes. Ang tanong ko kasi, kung may mababasa ba siya sa Greek doon sa claim niya kasi na si Pedro yung Petra, meron bang mababasa sa Greek na yung okay. Petra ay Pedro sa Bible? Moderator's time. Humihingi ka ba ng letra for letra o word for word? Ade, actually po, sa translation lang naman po yun kasi yun okay. Po yung claim niya. Opo. Okay, taruhin ko lang kung humihingi ka ba ng letra for letra or word for word. Okay, oh. At saka isa pa yun, Brother Bresi. Sabi mo sa Greek, anong inaano mo? Greek text? Yes, topo, Greek text. Kasi yun ang tanong mo, may Greek text. Ang claim po ng ating kaibigan, ay yung Petra daw ay tumutukoy kay Pedro, hindi kay Jesus Christ. Evidence. So, nangihingi po ako ng ebidensya sa Greek na na-translate ba ang word na Petra into Peter. Okay. Okay. So, Brother Jando, patingin ko naman ay ano naman yung tanong? Para sa akin, ha? Pero bibigay ko rin yung honor sa atin. Yes. Okay na, bro. Okay lang, bro. Valid okay. Para sa akin. Okay? Valid. Brother Jando? Yes, bro. Yun ang ano ko, bro. Ang Petra, yung Matis na ito, dalawang kepa yon, no? Kepa. Yung isa, kepa, pagdating sa Greek, naging Petra siya. Pero yung isa, ginawang Petros. Kasi ipinangalan sa lalaki. Kaya doon ginamita ng Greek grammar na yung instead ng Petra, ginawang Petrus. Ebidensya yun. Katunayan, kung tinihingin nyo yung talagang transition na si Pedro yung sinasabi doon, meron ako dito, Matthew 16:18 sa Good News Translation, ang sabi ay ganito, "And so I tell you, Peter, that you are the rock foundation." Mas maganda, pakita ko na lang yung Biblia. Ayan o. "And so I tell you, Peter, you are a rock, and on this rock foundation I will build my church, and not even death will ever be able to overcome it." Okay, time. Brother Bresi, isang tanong ka na lang. Apo. Isang minuto na lang. Isang tanong ka na lang. Ulitin ko po yung tanong. Ang tanong ko po kasi sa Greek, hinayaan ko na lang kasi napagod na ako mag-object kasi parang hindi nagigets yung tanong. So ang tanong ko sa kanya kasi, ang tanong ko, meron bang makikita sa Greek na yung Petra ay na-i-translate into Peter? Moderator's time. Sa inyong dalawa, parehas naman kaya magiging objective dito. Ang tanong ay kung meron. So, sa aking pangunawa, kapatid na Roland, ay categorical yung tanong. Unless na categorical. Kung meron sa Greek, meron o wala para sa akin. Di ba may chance naman na sumagot at magpaliwanag after sumagot? Yes. Tama ba yung pangunawa ko doon? Mas tingin ko kasi categorical. Kung sa Greek meron. Ay meron o wala. So kahit tanong ito ni Brother Jando kay Brother Bresi, ganun din ang aking i-ano dito. Correct. Meron so, ba or wala? Kung meron o wala. Di ba yun ang rule? Sasagot muna bago mag-explain. Kung wala naman, correct. Skip natin yung... Sige. Okay, Brother Jando. Meron nga. Kaya nga, ginawang Petros eh. Tapos yung ikalawang kepa, nanatiling Petra. Yung kay Pedro, ginawang Petros. Wala rin magagawa kung yun ang ginagawa ng Greek translation. Pero ang ebidensya ko, kahit sa Good News Translation, si Peter, you are a rock. Ha?
And so I tell you, Peter, you are a rock, and on this rock foundation, I will build my church. Ang paliwanag ko, hindi lumalayo dito sa translation na ito. Kaya yung Petra, nung ginamit sa Greek, talagang ginawang Petros, pero iisa lang yun. Petra, Kepa, yun. Next question. Ah, last pala na yun. Okay, yun lang. Wala na. Oo. Okay, so maraming salamat, Brother Bresi, sa iyong mga mainit na tanong. Laban kang Brother Jando Alabado ng One Holy Catholic Apostolic Roman Church, no? Salamat din kay Brother Jando sa kanyang pagsagot naman sa mga tanong, okay? Mm-hmm. Okay, so proceed na tayo sa ating another 15 minutes na ribatan sa ating kapatid na si Brother Bresi. Brother Bresi, ready ka na, Brother Bresi? Okay, isa po ulit mapagpala at masayang pagtatalakayan ulit, no? Sa atin pong mga manonood ay ibinibigay ko sa inyo ang isang obserbasyon. Number one observation, just imagine po, dito lang ako nakakita for the first time na siya yung nasa affirmative side pero ang ninenegate niya yung SDA at INC. No, doon ako nakita na nagne-negate siya. Kasi kinote pa niya yung pasugo, kinote pa niya yung ating ano no, yung ating mga libro na nine-negate niya. Again, ang trabaho ko mag-negate. Ayun ang trabaho ko. Affirmative siya, ang trabaho niya magpatunay. Nagkalabo-labo yung kanyang ginawa, ano. And then at the same time, objection, moderator. At the same time po, may objection. Yes, go ahead. Yes, go ahead, Brother Jando. Eh, di ba rule ko mag-rebat? Wala ko na lang na nag-negate ako eh. Wala ko na lang na nag-negate ako. Nag-rebat ako. Yun ang naalala ko, moderator. Nag-rebat ako, then rebattle ko yun. Natural, magre-rebat ako kung mukhang negative. Rebattle ko yun eh. Okay, noted. Hindi ako nag-negate. Sorry. Okay. Ginamit ko yung pasugo as evidence, as reference. Hindi ko ni-negate yung INC. Ano ba to? Next. Okay. Okay. Brother Bresi. Okay, pagbigyan. Dito, nakita din natin dito. Okay, nakita din natin. Medyo nagkaroon siya ng problema. So kasi sa pagpapatunay na ginagawa niya, dapat number one, sure siya dun sa sinasabi niya. Ano ba yung importance ng Kepa, no? Yung pagkaka-translate ng Kepa, bakit ko binabanggit kanina? Kasi makikita natin na yung translation niya dun sa Greek, yung kanyang pagkakasulat, magkaiba nga po yung tinatawag nating Petrus, which is referring to Peter, at yung Petra na referring po dun sa bato. So, ano ang impact nito? Anong bearing nito? Kapag nakita natin na dun sa translation na sinasabi niya, na i-translate ang salitang Petra into Peter, ibig sabihin, itinayo ni Jesus Christ doon sa ibabaw ng bato, which is referring to Peter. Kung yun ang napapakita niya. Pero wala tayo kasing nakikita na basihan sa ganun. Ang isa pa sa pinakamalaking problema is nagkaroon siya ng tinatawag na paniniwala sa pamamagitan lang ng isang talata mula sa Aramaic, which is hindi pa siya sure kung anong manuscript yung ginagamit na yan. And nagbanggit pa siya ng Peshitta, Syriac Peshitta yung tinutukoy niya. Syriac yun, hindi Aramaic. Okay? Ang nakakaano dyan, nakakalungkot dyan, kapag ikaw ay naniniwala dun sa sinasabi niya, mahirap dyan, wala ka masyadong ebidensya. Alam niyo po ba na pagdating po talaga sa pag-aaral, meron tayong tinatawag na textual criticism. Sa textual criticism, mas pinapabura ng mga translator ang majority text. Halimbawa, sa Greek, 3,500 ang ganun ang pagkakasalin versus 2,000. Mas pinapaboran yung majority text. Ang nakikita natin ngayon, Aramaic text lang. Pag tinignan natin dito sa Greek translation, makikita natin maraming Greek translation ang nagsasabi na yung Petrus at Petra ay magkaibang entity. So bakit natin kinukonsider yung gender? Kamukha po ng sinabi ko kanina, very important ang gender pagdating sa exegesis, pagdating sa interpretation. Kaya nahihirapan siya sa interpretation, it's because hindi niya kinukonsider yung gender ng talata. So ibig sabihin, hindi niya talaga nakukuha yung mismong katas ng talata. Kasi ang sabi niya lang, basta bato yun, yun na yun. No? So parang pagdating sa professional debate, actually, hindi siya katanggap-tanggap. Kasi dapat meron kang resources. Or, ang ginagawa na lang niya, yung kanyang pinaniniwalaan, yun na lang yung kanyang sinasabi. No? Ngayon, binabanggit din niya na nalibing dito sa amin yung mga apostol na kalibing, kaya kami yung tunay na iglesia, ganito, ganyan. Actually, sa totoo lang, hindi po yan part ng pagpapatunay ng tunay na iglesia.
wala ho sa binabanggit na four marks ng Catholic Church yung binabanggit mo. Kaya nasabi ko sa iyo, sinasabi ko rin dito sa debate, parang ako na rin yung nagtayo, ako na rin yung nagtutumba. Kasi iba yung itinatayo mo. Merong apat dito na basihan. At yung apostolic succession, isa po yan yung supremacy ni Peter, no, under that category. Kaya pinag-uusapan natin, tinatanong kita doon sa Kepa. Kepa ka ng Kepa, hindi mo alam kung ano ang meaning niya and hindi mo rin alam kung ano yung pagkakatranslate niya doon sa Greek. Okay? And then, siguro, ipakita ko to. Kaya isa sa tanong ko sa'yo kanina is, meron ka bang mababasa na Greek translation na yung Petra ay naging Pedro? Oo, kung yun ang tanong ko sa'yo kanina. Pero dito, pakita ko sa'yo yung presentation, no? Meron pa tong nakasulat dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4. Sa English translation, "And did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ." Pansinin mo sa context niyan, na yung rock na tumutukoy kay Kristo is nakasulat siya as Petra. O baka tanong mo, eh bakit feminine? So dito mo makikita na kung talagang si Pedro ang rock, na i-translate din yung Peter as Petrus. I mean as Petram, no? So ibig sabihin, wala palang problema doon. As long na doon sa translation, sinusundan niya ang meaning based doon sa gender. Tignan mo, ang nakasulat dito na rock ay walang iba kundi Petra. Sa kanyang reference number, no, G4073. Ang sabi dito, Petra, feminine of the same, a mass of rock, literally or figuratively, rock. O, according yun sa Strong's, Hebrew and Greek dictionaries. Ba't ko binabanggit? Kasi wala kang mapakita kanina na Strong. Hebrew and Greek dictionary. Ang binabanggit mo, tingnan mo sa Google. Diba? Tingnan mo sa Google. So, kaya nga sabi ko kanina, doon pa lang sa credibility ng ginagamit mong mga evidences, maja-judge na yung argument mo. So, sa argument mo pa lang, hindi na siya papasa doon sa ginagamit nating pagpapatunay. At the same time, no, sabi mo nga, komo dyan nakalibing ang mga apostol ay nangangahulugan na kayo na yung tunay na church. Again, wala yan dito, ha? Wala po dito yan sa inyong four marks of the church, no? Sa pundasyon ninyo na siginiba at sinira ko na. Ngayon, sabi mo dyan nakalibing, kung yan ang basihan na komo dyan nakalibing ang mga apostol, nangangahulugan kayo na yung may-ari, kayo na yung tunay na iglesia, aba, nakakalungkot. Kasi noong 1947, nahukay yung Dead Sea Scrolls. Nasaan ba yung lugar na kinahukayan ng Dead Sea Scroll? Sa Muslim country, sa Qumran Cave. So ibig sabihin ba yung Muslim ang nagmamay-ari ng Dead Sea Scrolls based doon sa gusto mong ipaabot sa amin since doon nakalibing yung mga apostol? And then siguro isa pa sa gusto kong itindig, actually marami akong nakitang gustong i-negate sa iyo, no? Marami akong gustong ipakita sa iyo, pero siguro itong sana makaabot pa to yung argument number 2 natin, kasi sa number 1 pa lang din na siya maka-stand ulit, no? Complicated kasi hindi niya alam yung mga resources at hindi din siya sure, no? Sa argument number 2, true church cannot be identified through apostolic succession because Peter never became the head of the church. Therefore, if apostolic succession is true, then the Roman Catholic Church is the true church. But premise 1, Peter never became the head or pope of the church or even the supreme apostle. Saan ka makakakita na nagki-claim ang RCC na Roman Catholic na si Pedro ay pope, pero wala kang makikita na nag-cite siya ng mga Bible verses? Wala kang makikita na nagsa-cite siya ng Bible verses, pero ang claim niya si Pedro ang pope, no? Ang church ang totoo, no? So there's not a trace of evidence in the Bible that Peter was a pope. Why? What would you think of historians who would write accounts of Abraham Lincoln, yet in not a single instance mention his title as president of the United States of America? And could you imagine such an oversight? If Peter had borne such title as pope, don't you think that at least kahit isa lang sanang inspired writer would have mentioned it na si Pedro ay pope? Kung hindi natin mapatunayan yan mula sa banal na kasulatan na pope si Pedro, lumalabas dito na si Pedro at ang Roman Catholic Church ang hindi totoo na iglesia, no? And premise 2, therefore there's no such thing as apostolic succession and there's no Roman Catholic Church
Apostolic Succession, and RCC does not derive their office from their apostles. So kung titignan natin kung talagang sa Matthew chapter 16, si Pedro ay inannounce na as authoritative or primacy or pope, prime na siya, supreme na siya doon sa mga apostle, mapapansin natin dito sa talatang ito na, who said to her, what will thou? She said to him, say that this my two sons may sit, the one on thy right hand and the other on thy left in thy kingdom. Pag binasa mo yung Catholic commentary dito sa verse na to, binabanggit sa Catholic commentary na ito ay first and second rank in the king's hierarchy. So ibig sabihin, nagtatanong daw yung nanay ng dalawang apostol pagdating doon sa ranggo, sa rank. Kung talagang inannounce na ng Panginoon na si Pedro ay Pope at Supreme sa mga apostles, hindi ba hindi na necessity na magtanong pa ang mga apostol patungkol kung sino yung pinakamataas since nilinaw na ng Panginoon yan sa Matthew chapter 16 verse 18. So lumalabas dito, hindi pa rin pala or hindi yung talaga ang pinaka-meaning katulad ng claim ng mga Roman Catholic members. Ibig sabihin, kung hindi yun talaga yung totoo mula sa banal na kasulatan, nangangahulugan na hindi totoo ang claim na ang Roman Catholic Church ay natatag, no? Upon Peter. Then, another thing po na gusto natin, makikita natin sa Galatians chapter 2 verse 11, but when Peter was come to Antioch, I, Paul, withstood him to the face, because he was to be blamed, and the other Jews dissembled likewise with him, insomuch that Barnabas also was carried away with their dissimulation. But when Paul saw that they walked not uprightly according to the truth of the gospel, I, Paul, said unto Peter before them all, if thou, being a Jew, lives after the manner of Gentiles and not as do the Jews, why compels thou the Gentiles to live as to the Jews? So mapapansin natin dito na Paul corrected Peter before the whole assembly. No? Kung talagang si Pedro ay may kapangyarihan katulad ng Pope ngayon, nangangahulugan, if Peter had been Pope and had assumed the power that popes today, he would have silenced Paul immediately. No? Ano na sabihin sa anip? O, tumahimik ka ako, mas mataas sa'yo. Diba? So, ibig sabihin, instead, Peter submitted to Paul's decision. Sinubmit niya yung kanyang sarili. And Paul exposed Peter's error to the whole church, thereby demonstrated that Peter was not Pope and did not have the last word in doctrine either. The Apostle Paul took not Peter but the gospel. So, ano yung katibayang ipinakita ni Pedro according dun sa Galatians chapter 2 verse 14? Ang sabi niya, walang apostolic succession in our interpretation dito sa talata. Why? Kasi ang sabi dito, the Apostle Paul not took Peter but the gospel. But ano ang sabi niya? Walk not uprightly according to the truth of the gospel. Hindi niya sinabi na walk not uprightly according to Peter, the head of the church. No? Bakit? Si Pedro kasi pinapagalitan ni Apostol Pablo dito eh. No? Pinapagalitan mismo. Kaya dito, actually dito sa may, dito sa Didache, no? Sa Didache, ito yung turo ng mga post-apostolic era. Sabi dito, the Didache never mentions apostolic succession. Instead, it directs the early churches to appoint their own bishops and deacons. Wala po ditong tinutukoy na apostolic succession, no po? Ayan, basahin niyo na lang po kasi yung oras ay 2 minutes. Ang sabi dito, no, ang sabi po sa Against Heresies ni Irenaeus, we have learned from none others the plan of our salvation than from those through whom the gospel has come down to us, which they did at one time proclaim in public, and at a later period by the will of God, handed down to us in the scriptures to be the ground and pillar of our faith. So ano daw yung pillar of our faith ng church? Hindi naman po yung succession eh. Ang binabanggit ditong pillar of our faith is none other than the ground and the scriptures. And another thing, binanggit din ni Irenaeus na that the truth is clearly and unambiguously in express terms set forth in the sacred scriptures. No? Ang tawag niya, the perspicacity of the scriptures. Sinulat po niya sa Against Heresies 2, 27, paragraph 1. No? So how can be the church be called apostolic? Yun yung sinasabi nila, paanong tinatawag na apostolic, no? Sabi dyan, to be an apostolic church is to teach the faith of the apostles. Hindi naman to teach the apostolic succession. No? Then another thing pa, sabi dito, the Roman Catholic, Eastern Orthodox, Old Catholic, Swedish Lutheran, and Anglican churches accept the doctrine of apostolic succession. But this does not mean, however, that each of these groups necessarily accepts
the ministries of the other group as valid. So ibig sabihin, hindi lang pala kayo yung nagki-claim ng apostolic succession at sinasabi ninyo kayo ang totoo dahil galing kayo sa linya ng mga apostol. Marami pala ang nagki-claim na meron din silang apostolic succession. But you are denying their validity. And at the same time, vice versa, sinasabi rin nila na invalid din yung inyong claim. No? So sa pinapakita natin dito, ito, baka sabihin mo, kasi pinaniniwalaan mo ba? Time! Ay, okay. So, maraming salamat, kapatid na Bresi, sa iyong 15 minutes na rebuttal period. Proceed na tayo sa ating, kasi malapit na mag 11 p.m., 10:40 na sa aking oras, at mag-iisang oras na lang, mag-change date na, no? So, Brother Jando Alabado, gising ka pa ba? Yes, bro. Gising pa ako, bro. Dahil gising ka pa, pwede ka nang magtanong. Go ahead, Brother Jando Alabado. Okay. Ang unang tanong ko, doon sa sinasabi sa Philippine history ni Gregorio Zaide na ang Roman Catholic Church was founded by Jesus Christ, tama ba yun o mali? Okay. Kung tatanungin mo ko tungkol dyan, hindi ko naman unang-una ginamit yan. Objection, number moderator. Number two, hindi ko namin pinaniniwala. Objection, moderator. Pasahin. Objection, go ahead. Objection. Okay. Objection, go ahead. Categorical question must be answered categorically. Sabi ko nga po hindi. Okay. Sandali ha. Brother Bresi, in the first place, wala akong narinig na categorical. No? Kaya sinabi mo lang, hindi mo ginamit yan, no? Ang sagot mo. Tama ba yun, Brother Richard? No? Bro, wala kang sounds, bro. Wala kang sounds, Brother Richard. Okay. Narinig ko kasi talaga pag kaunawa ko, categorical yung tanong ni Brother Jando. Okay. Yung ginamit niya yung kay Saide at ang tanong ni Brother Jando, tama ba yun o mali? So for me, it's categorical. So Brother Bessie, bago ka magpaliwanag, o bago sumagot ng iba, sagutin mo muna kung tama o mali. Then explain. Okay. Okay, so 45 seconds, Brother Bessie. Go ahead. Ang sagot ko po ay hindi. Unang-una po, hindi ko po yan kaya ko po hindi tinatanggap yan dahil unang-una, hindi ko naman po ginamit yan. Pangalawa, kung titignan natin, pagdating sa mga authoritative, in fact, si Rizal against po siya sa Roman Catholic Church during his time. Pero hindi ko ginamit yan kasi para sa akin, non-essential siya ngayon. Much better, I advise na mas maganda kung mabasa niya sa Bible mismo. Okay, next question, sagot, Brother Jando. Next question. Okay, next question naman. Itong sinasabi dito sa Alpha and Omega Volume 8, page 302, na ang Catholic Church ay mayroong Pope. Tama ba to o mali? Medyo ano po yung sound nyo? Okay, time ulitin, post tayo. 8 minutes and 55 seconds, Brother Jando. Okay. Ulitin ang tanong. Ulitin ko tanong. Ayon ito sa Alpha and Omega Volume 8, page 302, na ang Catholic Church ay pinamamahalaan ng Pope. Tama ba ito o mali? Okay, go. Okay, according sa testimony sa writings ni Ellen White, time and place must be considered when it comes to interpretation the writings of Ellen White. So ibig sabihin, hindi ko masasabi yung kabuang meaning ng ibinibigay sa akin, pero ang Seventh-day Adventist po ay hindi ho naniniwala na ang Catholic Church, Roman Catholic Church ay tunay na iglesia. Kasi kung tunay na iglesia, wala na tayong debate ngayon. Moderator's time. Brother Bresi, meron ka rin categorical, tama or mali. Tapos meron ka pang oras na 40 seconds to complete your 1 minute. Hingin lang natin yung categorical, Brother Bresi. Tama ba yun or mali? Pwede ho bang pakiulit? Kasi po, para maging malinaw yung sagot ko, kasi ang pinakang sagot ko, ang mali doon ay yung kanyang interpretation. Okay, po, Brother Jando, time post tayo. Po, kailangan ko lang makita yung kabuuan kasi for your information, ang mga Seventh-day Adventists, when it comes to interpretation the writings of Ellen White, we consider the time and place according to her. Okay, tayo. 8 minutes and 29 seconds ang time remaining natin. Time post tayo dyan. Tapos meron pang 40 seconds si Brother Bresi. Pakiulit ang tanong, Brother Jando. Itong sinasabi sa Alpha and Omega Volume 8, page 302, na ang Catholic Church ay pinamamahalaan ng Pope. Tama ba sinasabi dito? Yes or no? Categorical, please. Go ahead. Tama naman po yung kanyang pagkakasabi doon sa pagbabasa. Pero I'm sure mali yung kanyang interpretation.
Pero kung titignan natin, again, ang amin pong iglesia, ang Seventh-day Adventist, even the writings of Ellen White, must be consider yung pong time and place. So, ibig sabihin, we cannot draw any interpretation kung ang babasahin lang ay isang sentence. So, much better ay mabasa yung kabuuan talaga po ng konteksto ng writings ni Ellen White. So, pagdating po dito, mali po ang interpretation. At lumalabas din po sa... Ay, next question. Okay, next question naman. Dito naman sa The World Book Encyclopedia na nasasabi, volume 16, page 406, Catholics trace the beginnings of their church to Palestine. There, according to the Bible, Christ told the apostles to preach the gospel to all peoples. In Jerusalem, the Holy Spirit came upon the earliest believers. Tama ba itong nakasulat dito o mali na naman? Mali po. Apo, mali po. Actually po, kung pinakinggan niya po yung aking presentation kanina, eto po siguro ipakita ko na lang din po para makita niya yung sagot. No, yung pong World Book Encyclopedia, again po, meron po yung reference sa ilalim po, mababasa naman po siguro, ang author po niya ay wala pong iba, is connected po sa Roman Catholic Church. So for us, it is a bias, no, documents. So hindi mo pwede siyang gamitin para sa akin, kasi nga, ang nagsulat mismo niyan ay walang iba kundi Roman Catholic affiliated. No? So much better, parang wala pa ako naririnig sa Bible. No? Tungkol sa Bible. Next question po. Okay, next question. Okay, tinatanggap mo ba na ayon sa Biblia, kahit walang mabasa letra po letra na ang true church itinayo sa Jerusalem noong 1st century, tama ba? Pakiulit ka po. Okay. Ayon sa Biblia, tinatanggap mo ba kahit na walang mabasa letra po letra na ang true church itinayo sa Jerusalem noong 1st century, tama ba? Mr. Moderator, yes. Objection, pwede bang paki-clarify kasi parang medyo contradicting yung tanong kasi tinatanggap mo ba na kahit walang nababasa ito yung paniniwala mo. So mahirap okay. Maniwala na walang binabasa. Okay, Brother Jando, okay. Paki-reconstruct yung tanong. Ulitin ko yung tanong. Ulitin ko yung tanong. Tinatanggap ba niya kahit walang mababasa letra for letra sa Biblia ng iglesyang tinayo ni Kristo ay itinayo niya sa Jerusalem noong unang siglo. Tinatanggap ba niya yon? Yes or no? No, Mr. Moderator, counter-objection again. Kasi okay, tinatanggap mo ba kahit walang nababasa? I think that is self-contradicting. Paano ko paniniwalaan kung wala naman akong binabasa? Okay, moderator's time. Okay, so I think Brother Bresi, naghihingi siya ng opinion sa'yo, but merong categorical, no? Pwede kang magsagot ng yes, tapos magbigay ka ng opinion mo, no? Kasi yes or no, opinion ka. Opinion mo. So kasi, meron, kung hindi naman, pag sinabi mong no, mag-opinion ka, mag sinabi mong yes, mag-opinion ka, no? So walang contradicting yun kasi yung form of question niya is in line sa ating tema. Ulitin ko lang yung rule number 10 natin, kailangan ang lahat ng katanungan ay naaayon sa ating tema. Okay? Brother Bresi, 6 minutes and 17 seconds time remaining. You have still 1 minute, categorical una, then magbigay kayong opinion. Go ahead. Okay, siguro in my own opinion, yung binabanggit na interpretation. Categorical muna, moderator, bro. Objection. Categorical muna. Oh. Okay, categorical. Please, go ahead. Brother Bresi, ang tanong ha, ang categorical, kung papayag ka doon na kahit walang nabasa, kaya opinion mo na ngayon, kung walang nabasa, papayag ka na yung tunay na iglesia ay tinatag ni Kristo ng unang siglo sa Jerusalem. Mm. So yes or no, bago ka mag-explain. Gets mo na, Brother Bresi? Okay po. Okay. Okay po. Okay. So sasagutin ko na po. Actually ho, in our personal study, makikita po natin, according po sa Gawa 7:38, nandun na yung presence ng iglesia. Kasi ang understanding natin pagdating sa iglesia is yung historic identity ng church. At yung church na tinutukoy, lupon ng mga mananampalataya. No? So, yung presence lupon ng mga mananampalataya, hindi lang sa first century natin makikita. So ano talaga ang sagot mo, Brother Bresi, doon sa categorical? Hindi ka naniniwala na doon sa first century? Okay, so ang ano ha? Tapos yun ang explanation mo.
Yes, opo. O, kasi ako, para maging ano, kasi gusto ko sanang marinig kanina, yes or no muna, bago yung explanation. So, nauna yung explanation. Yun, na huli yung categorical na sagot. Okay, so, gaganda so, i-remind ko lang, meron pa tayong, meron ka pang 25 seconds, i-wave mo na ito. Mihina yata yung signal ko. Okay, sige, tuloy na lang. I-wave mo na to, Brother Presi. Ay, yun, ayun po, no, sa gawa, 7:38, no, may yung iglesia sa ilang na tinutukoy, ang ipinasad sa mga Kristiyano na nasa panahon ng unang siglo, ay yung aral. At yung aral na yon ay makikita din natin na kung gusto natin na makita talaga yung tunay na iglesia according sa John chapter 7:17, ito ay makikita sa turo, hindi sa apostolic succession. Okay, time. Next question. Okay, next question. Okay, at dahil nag-no ka sa tanong ko na first century tinayo ang iglesyang tayo ni Kristo, eh kailan siya tinayo kung hindi sa first century kasi nag-no ka eh? Ayun nga po, no, ang sinasabi ko, Old Testament pa lang, nandun na yung presence ng iglesia. Okay. And baka siguro nagkakaroon tayo ng conflict. When I say iglesia, yun nakasulat talaga sa Bible na church, which is ecclesia, mga taong tinubos ng Panginoon, mga taong lupo ng mga mananampalataya. Kasi pag tinignan natin dito sa gawa, no, sa Kapitulo 7, mababasa natin dito, at ito sa Kapitulo 7, ang talata ay 38. Ito yaong naroroon sa iglesia sa ilang, referring to the Old Testament, ang nakasama ang anghel na nagsalita sa kanila sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. May iglesia na sa ilang. No? Hindi tinutukoy yung, baka nagkakaroon tayo ng conflict between the word iglesia. Baka tinutukoy mo is yung sekta. Ng, Next question. Okay, next question. Saan mo nabasa sa Biblia na sa Old Testament pa lang nagtayo na si Kristo ng iglesia? Ang makikita, binasa na ho natin kanina, no, sa Gawa 7:38 na mayroong iglesia sa ilang na tinutukoy. May iglesia sa ilang, no? Alang siguro ulitin ko na lang yung basa, baka ano, objection moderator. Nakasulat. Moderator's time, go ahead. Okay. Very specific po yung question ko. Kasi church founded by Christ yung tanong ko eh. Sabi niya, sa Old Testament pa daw nandoon na. So, ang tanong ko sa kanya, saan mo nabasa sa Biblia na sa Old Testament pa lang nagtayo na si Kristo ng iglesia? Yun ang tanong ko. Moderator's time. Nais ko lang ipaalala sa dalawang ano ha, sa nagkasundo kayo, na kahit hindi letra for letra, magkakasundo kayo na tanggap yon kasama yon sa sagot, ha? Oh, yes, so, Brother Bresi, malinaw yung tanong. Kung may nabasa ka, o may nalalaman kang talata, o ano man, na si Kristo nagtayo na ng iglesia, doon pa lang sa Old sila. Testament. Old Testament. Old Testament. Oh, yes, Testament, particular in Old Testament, Brother Bresi. Brother Bresi. Okay. Yung binabanggit kasi dito, no? Yung binabanggit kasi natin na mababasa word for word. Actually, sige, sagutin natin kahit hindi na part ng rules kasi may mababasa ka ba na ganito ganyan. Actually, wala tayong word for word na mababasa. Ang mababasa natin ay yung nakasulat sa Gawa 7:38 na meron ng iglesia sa ilang pa lang. Yan po ay quoted sa Exodus chapter 32 verse 1. No? At makikita natin na itong iglesyang ito ay may mga aral na buhay. No, at ito yung itong aral na buhay na to ay ibinigay din sa mga Kristiyano. Ngayon, yun nga, kagaya ng sinasabi ko kanina, okay, time. Sabi mo yung pagtatatag ng Roma. Okay. 2 minutes na lang ha, mga okay. Debaters, 2 minutes. Si Brother Jando, dalawang tanong na lang bro Jando. Klaro naman siguro ang ibinigay niya Gawa 7:38 pero parallel diyan Exodus 31 verse 1. Okay? Okay. 22 verse 1 ng Exodus. Okay, so the last two questions, Brother Jando, go ahead. Okay, sinong Bible scholar ang susuporta sa paliwanag mo na yung iglesia sa ilang, si Kristo ang nagtayo ng iglesyang yan? Sino ang Bible scholar na susuporta sa sagot mo na yung iglesia sa ilang, si Kristo ang nagtayo ng iglesyang yan? Oh, actually marami. Maraming magpapatunay kung ang tanong mo sa akin ay scholar, may mga Adventist scholar na pwede akong i-quote. So kung ang tanong mo, sino yung mga scholar, may mga Adventist scholar ako na pwedeng i-quote. Kasi kung titignan naman natin,
yung binabanggit dito sa Gawa 7:38, hindi naman to peking iglesia. At alam natin na walang ibang nagtatayo kundi ang ating Panginoon. No? At hindi lang naman po si Jesus Christ, hindi lang naman po sa New Testament nag-exist si Jesus Christ. We all both know na si Jesus Christ ay nag-exist even sa Old Testament. Kaya po baka yung tinitindigan mo ay yung Matthew chapter 16 verse 18, no? Hindi po yun yung ano ko, no? Yung na sectarian ang hinahanap mo, hindi po yun yung stand ko. Pero ulitin ko po, no? Ulitin ko po, si Jesus Christ nag-exist na Old Testament pa lang. At meron binabanggit dito sa Gawa 7:38 na iglesia. At itong iglesyang ito, hindi naman to peke eh. Sabi dito, yung yaong iglesia sa ilang nakasama ng anghel na nagsalita sa kanya sa bundok, sinay at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Alam nga naman ito, aral na buhay, tapos hindi si Kristo yung nagtayo ng iglesyang ito. Okay, time. Last question, Brother Jando. Okay, bakit sinabi ni Kristo, I will build my church? Kaya meron na pala siyang church na naitayo. Opo, actually ho, yung binabanggit po doon is wala tayong problema doon. Bakit? Kasi inililinaw lang po doon sa talata according sa 1 Corinthians chapter 10 verse 5 na walang ibang pundasyon ng iglesia kundi si Kristo. Walang ibang pundasyon ng iglesia kundi si Kristo. Kaya wala tayong problema doon. Okay. So, okay, next one. Wala, last wala question. Wala ng time. Wala ng time. Wala ng time. Maraming salamat, Brother Jando Alabado, sa iyong affirmative question, no? Na itinapon kang Brother Bessie. Okay, so maraming salamat din sa ating viewers, sa ating punto por punto versus kapitulo versikulo 567 watching now. At saka 500, more than 500 din sa ating Facebook sa punto por punto na nakasubaybay sa atin ngayong gabi. Brother Richard? At shoutout na rin sa 522 pa na natitira dito ngayon sa ating pag-aralan natin. Facebook account, pero ang YouTube natin naman sa pag-aralan natin ay nasa 300 sila doon. Okay, so maraming salamat. All in all, almost 900 halos sa Facebook at sa YouTube. So maraming salamat po sa inyong lahat. Sensya na hindi namin kayo maisa-isa. Back to you, kapatid na Roland. Okay, so proceed na tayo sa ating 10 minutes na final stand or conclusion. So, wala nang bagong ilabas na mga presentation or bagong ebidensya or conclusion na lang. Hindi na pwedeng maghabol ang, no, kasi kapag naglabas ka pa, tapos maglabas pa, hindi mo na maribat, hindi mo na mahabol. So, from the beginning of this debate until sa last cross-examination, yun na lang ang ano natin, yun na lang ang bigyan natin ng conclusion. Okay? So, Brother Bresi ng Seventh-day Adventist Church, are you ready for your 10 minutes? Final stand? Bro, Bresi? Brother Bresi? Parang wala po yata. Okay, yan. Yan na bro. Okay, so Brother Bresi. Okay, 10 minutes, go ahead Brother Bresi. Okay, salamat po sa lahat ng atin po naging taga-subaybay sa mga oras na to. And nakita nyo naman po kung ano ang nangyari sa pag-uusap na ito. And I will conclude na mapapansin nyo din na maraming kakulangan sa mga pagpapatunay ng atin pong kausap. And dumarating pa sa point na hindi niya sure kung yung kanyang ginagamit ay talaga bang kung saan ang galing, no? And may mga ginagamit siya mga reference, katulad ng sinasabi niyang Pishita, which is hindi naman niya napangatawanan. Nice kong ipakita din, balikan, as a part of my conclusion, yung tinatawag nating summary of points, no? Okay, siguro ipa-flash ko po dito itong summary of points natin. Bakit? Kasi napaka-importante nito, lalong-lalo na po sa lahat ng mga taga-subaybay natin sa mga oras nito. Bakit? Kasi kung titignan po natin, no, sa atin pong pinag-aaralan, makikita po natin yung word dito na the Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church established by Christ. His apostles continued to the time of Constantine. Ito yung sinasabi natin na mayroong 5 points of location ang mga Christianity noon. Present sila sa Antioch, present sila sa Alexandria, present sila sa Rome, no? At sa iba-iba pa. Ngayon, makikita din natin na yung Apostolic Christian, yung Ancient Catholic, ito yung nagpo-form, no?
So sabi dito, it was established by Christ. Ngayon, punta tayo muna doon sa Matthew chapter 16 verse 18, no? Yung word doon na I will build my church, yan, I will build. No, yung binabanggit kasi sa Matthew chapter 16 verse 18 na oikodomeo. No, ang ibig sabihin doon, isa sa kanyang translation ay to rebuild or to repair. So kapag sinabi natin doon sa Matthew chapter 16 verse 18 na itatayo ang iglesia, it doesn't mean na itatayo, na doon pa lang magsisimula, kundi doon siya i-rebuild. So pag sinabing rebuilding, automatic meron na talagang iglesia na nag-exist even sa Old Testament pa lang. Mahaba mang usapan, kung titignan natin sa Acts chapter 7 verse 38, makita natin doon yung word na anghel, no? Angelos, no? Makita rin natin 'yan na ginamit kay Jesus Christ doon sa Acts chapter 3 verse 15 na ang binabanggit ay Archaeus, no? Pinagbulan ng buhay, no? Correlated siya doon sa Greek na ginamit doon sa Acts chapter 7 verse 38 kasi sa Old Testament yung anghel na tinutukoy doon, yung angelus na tinutukoy doon ay walang iba kundi si Jesus Christ. Pero that would be referring to Michael the Archangel. Bakit? Kasi that is connected to 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 na si Jesus Christ may sigaw ng Archangel pagparito. Kaya yung tinatag talaga doon sa ilang ay walang iba kundi tinatag ni Kristo. Pagdating sa Matthew chapter 16 verse 18, that would be the rebuilding of the church. Hindi yun yung pasimula pa lamang. Yan yung mahirap kapag hindi mo kinonsider yung Greek and at the same time hindi mo rin kinonsider yung gender kasi meron yung part ng interpretation. So balikan natin dito yung summary of points. At least dun sa one, malinaw tayo na yung Apostolic Christian Ancient Catholic Universal, makita ninyo, different ang pagsulat niyan or pag-type niyan dun sa number 3 which is Roman Catholic Imperial State Church. Diyan meron silang pagkakaiba. Pagdating sa number 2, mas nilinaw yung pagkakaiba kasi sa number 2, mapapansin natin na sila ay ano, no, pinersecute ng pagan government. No? Ancient Catholic po ang tinutukoy dyan, hindi po Roman Catholic. Yun nga lang, dun mula sa 5 points ng location, ng 5 points of location ng tawag dito, ng ating Christianity noon as a Catholic Universal Church, meron dun mga sumama. No, may mga sumama doon. At yung mga sumama doon, yun nga yung binabanggit na just as soon as this church joined. Pag sinabing church, kung titignan mo dito, small letter, ibig sabihin siya ay common noun, join herself to the state, no? She persecuted the pagans and exchanged force for persuasion in her religious work and she became the Roman Catholic Imperial State Church. Kung titignan mo, dito sa summary of points, makita mo dito sa number 1 yung about 321 AD, ibig sabihin 321 AD onwards, nagkaroon ng ano, no? Kumbaga, nag-i-exist yung church until 321 AD, ibig sabihin hanggang 321 AD onwards. Bakit? Bakit natin importanteng kailangan masabi yan? Kasi, pansinin nyo dito sa ating, ano, no? Sa ating screen. So, the name, yung Catholic Church, so the name became attached to her for good. Yun daw Catholic Church inattach sa kanya for good by the time, sabi dito, by the time of the first ecumenical council of the church held at Nicaea in Asia Minor in the year 325 AD. So ibig sabihin tama yung ministry at tama rin yung resources ninyo na talaga kayo nag-start 321 AD onwards. So 321 backwards, yung Catholic na binabanggit ay hindi kayo. No, hindi kayo, kundi yan ay kabuang mananampalataya mula doon sa iba't ibang lugar ng Christianity. And then makikita din natin, no, baka itanong din or baka mamaya nag-iisip yung mga audience, bakit kailangan or bakit sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 16, verse 18 na meron tinatawag tayong meron tinatawag na rebuilding, no? Kasi makita natin sa Hosea chapter 14 verse 1, O Israel, manumbalik ka sa Panginoon mong Diyos sapagkat ikaw ay nabuwal dahil sa iyong kasamaan. Kaya sinabi sa Lucas 19 verse 10 na naparito siya para hanapin ang mga nawawala. Okay? So hindi po 'yan yung pagtatayo talaga na as in ano, no? Ibig sabihin po niyan rebuilding. Ayan, okay? So again, no, babalik natin doon sa mga ano, no, sa 325 AD. So ibig sabihin doon sa binasa kanina, ayan, sa binasa kanina, no? Ayan, sa binasa kanina, makikita po natin dito sa summary of points sa ministry, no? Na ang binabanggit po dyan
ay iba ang Roman Catholic Imperial State Church. And at the same time po, makikita rin natin yung pagkakaiba nito sa number 2, the Ancient Catholic Church was persecuted by pagan government. Nag-exist lang no yung ating nag-exist yung Roman Catholic Church ng 321 AD onwards. Tama yung sinasabi ng inyong website na kinuha nyo or inattach na talaga yung pangalang Catholic Church sa inyo nung 325 AD. Okay? So aside from that no, makikita din natin aside from that na napaka-importante din natin i-consider yung ating presentation kanina. Ito, yung ating presentation. Ito. Ayan. So, kung totoo na yung Roman Catholic Church ang true church, mapapansin natin na yung tinatawag nating apostolic succession ay hindi totoo. At nakita natin na marami ring nagki-claim ng apostolic succession. And then, at the same time, sabi nga sa question and answers on the Pope and the papacy, the foregoing list is based generally on the catalog of popes given in the Annuario Pontificio, the official Vatican yearbook, with some changes dictated by recent scholars or scholarly research. It should be noted that the legitimacy of certain popes is still controverted. So kung sasabihin mong tama ang Roman Catholic Church because of the apostolic succession, kontrobersya pa pala ang inyong listahan ng mga papa. Sabi din sa Annuario Pontifico, page 12, at this point, as again in the mid-11th century, we come across election in which problems of harmonizing historical criteria and those of theology and canon law make it impossible to decide clearly which side possessed the legitimacy. So hindi pa rin sure kung legitimate yung inyong listahan. No? Kaya ang nangyari, sabi dito, the uncertainty, yung hindi kasiguraduhan, that in some cases result has made it advisable, inadvise na lang, to abandon the assignation of successive number in the list of the popes. Kaya kung titignan natin, ito yung listahan ninyo, meron kayong mga makikita dyan na mga kulay red, nang ibig sabihin may mga tumutol, may mga sumingit, etc., etc. So sa akin pong pagpapatunay, sa akin pong pag-negate ng atin pong usapan, makikita ninyo na ang akin pong sinabi, akin pong binanggit, ay akin pong ipinakita sa inyo na talagang ang Roman Catholic Church ay hindi true church, dahil number one, wala tayong makikita na magagandang rason para sabihin na ang Roman Catholic Church ang totoong church. And then number two, marami tayong dahilan na nakita na talagang hindi sila ang tunay na iglesia. Dahil ang tunay na iglesia ay makikita sa pinakang aral nito. At walang ibang nagtataglay ng tunay na aral kundi ang Seventh-day Adventist Church. Okay, time. Ayan. Okay, napaka-timing. Parang, timing talaga. Parang nagmumunit. Sinukat. Sinukat ha. Parang sakto-sakto. Okay, so proceed na tayo sa ating affirmative. Brother Jando Alabado, handa ka na Brother Jando sa iyong final stand? Yes, ready na ako. Go ahead, Brother Jando. Okay, so dito siya nag-ano sa The Ministry Magazine, no? Paano kasi binabaluktot pa kasi ang nakasulat dito. Tako, may sinabi siya doon sa sabi niya doon is may pagkakaiba daw yung number 2 nito tsaka number 3. Walang pagkakaiba, continuation na sinutukoy dito. Ulitin natin na ano nakalagay ha? Object. Brother, final stand na to, brother. Objection po, Mr. Moderator. Wala tayong objection na, basta during final stand. Siguro po, for clarification. Kasi ang pagkakasigit niyo po, Mr. Moderator, kanina, conclusion, hindi po rebuttal. Okay, conclusion nga po. Conclusion nga po, no? So, pero wala na tayong objection dito, no? So, Brother Jando, i-remind ko na lang na final stand or conclusion na ito. Okay? Proceed na tayo. Continue. Yun nga, ang conclusion ko sa aklat na ito, hindi naman sinasabi dito na iilan lang. Kasi yung church naman sa number 1, small c din yun. Ang conclusion ko dito, ito ang ebidensya na yung Christian church na small c church. Ha? Common noun, sabi niya common noun, small church. Ay ang naging Roman Catholic Imperial State Church. Maliwala kasi nasabi na naturang aklat, binabago pa kasi. Tapos, ang aking ebidensya, napakatibay.
Yung mga encyclopedia pinagbabasa ko, yun ay reliable sources. Wala pa namang record yun na inaano, huwag paniwalaan. Di pa naman binaban yung mga encyclopedia yun. Ayaw lang paniwalaan ng mga SDA kasi salungat sa turo nila. Ang gusto nila siguro, kukunin natin na contributor, SDA din. Eh, paano ngayon yan? Eh, kapag sila nga ang contributor, iba ang sinasabi, no? Founded daw tayo ni Constantine, wala namang ebidensya. O, ang ebidensya, napakaliwanag, sinasabi ng Biblia, si Kristo nagtayo ng iglesia, hindi rebuild. Walang rebuild, no? Si Kristo nagtayo siya ng iglesia. Hindi, ang sabi niya, I will build. Wala siyang sinabi, I will rebuild. Nagtayo siya ng iglesia. At yung iglesyang yon naging kaanib doon si Ignatius of Antioch. At si Ignatius of Antioch noong 110 AD, siya ang nagbigay ng pangalang Catholic Church. Aya, 1,000 years after the death of Christ, all Christians were members of one religion, Catholic Church. At yung Catholic Church na yon ang siyang nakapasok sa Pilipinas noong 1521. Yun. Yung pinangalanan ni Bishop Ignatius ng Catholic Church, yun ang nakapasok sa Pilipinas noong 1521. Bakit? Wala pang natatayong Lutheran Church noon. Si Martin Luther umalis 1517, nagtayo siya 1522. Nakapasok na ang Kristyanismo sa Pilipinas. At walang ibang Kristyanismo noong panahon na yon. Dahil si Martin Luther ang father of Protestantism. Kaya ang Protestante nagsimula kay Martin Luther. 1522 nang itayo ang Protestant Church, ang Lutheran Church. Ayan, noong 1521, ang iglesyang pumasok sa Pilipinas, yun ay ang iglesyang tayo pa ni Kristo. Kaya nga sinasabi sa Philippine history. Strangely, this religion, referring to the Catholic Church that get inside sa ano, Pilipinas, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Iibahin kasi iba daw eh. Kung iba, bakit sinabing doon ang origin? Sabi niya, ang origin daw ng Catholic Church, noong 321 AD, yung 321 AD, Asian ba yun? Sa Asia ba yun? Mali. Yan nga eh. Sinasabi na nga na naturang aklat na ang ancient Catholic, she became the Roman Catholic state religion, state imperial church. Simula daw noong 321 AD, naging Roman Catholic Imperial State Church, yung Christian Church, kung naging, parang ganito lang yan. Rostong Padilla noon, naging bibigandang hari na ngayon. Ang Rostong Padilla noon, hindi nagdadamit ng pambabae. Ngayon, nagdadamit ng pambabae, hindi na ba si Rostong yan? Si Rostong Padilla pa rin yan, whether you like it or not. Oh, Charis Pimpenko, dati, ang ganda-ganda. Ngayon, naging Jake Cyrus, magkaiba ng itsura. Tanong, hindi ba si Jake Cyrus si Charis Pimpenko? Siya pa rin yun. The same as this one. Ang sinasabi dito, yung ancient Catholic Church became the Roman Catholic Imperial State Church. Naging. Napakaliwanag. Dito pa lang, naitindig ko yung tema ko. Sabi niya, na problema daw ako. Ikaw, anong problema dito? Naitindi ko ang paksa ko nang dahil sa sa aklat na ito. She became. Sino yung she? Di yung ano, yung ancient Catholic Christian Church established by Christ and His apostles. She became the Roman Catholic Imperial State Church. Nang siya ay umanib do sa estado, naging Roman Catholic. Di siya nga, parang Rostong Padilla lang yan. Na dati, bagitong aktor, ngayon, naging bibigandang hari na, pero siya pa rin yun, whether you like it or not. Tanggapin nyo man o hindi, siya pa rin yun. Oh, ganyan ang nangyari sa iglesia, natayo ni Kristo. Hindi siya, umabot siya sa Pilipinas, pinangalanan siyang Catholic Church, nang makapasok sa Pilipinas, Catholic Church. Noong 1870, binigyan ng official name, Iglesia Katolika Apostolica Romana, as descriptive, may karugtong yan, as descriptive of Christ Church, bilang palatantaan ng Iglesia ni Kristo. Kailan mo tinanong yung Iglesia ni Kristo? Noong unang siglo, hindi yung kamanalo, yung talagang Iglesia ni Kristo. Nasimula siya noong unang siglo. Napakatibay na yung ebidensya ko. Kaya anong ginawa niya?
napunta doon sa ano, sa ano, sa iglesia, sa ilang, sa Pope, sa Peter Rock, sa gender ng grammar, sa rebuild. Ang topic ko, sana dito siya umikot. Dito siya umikot sana, no? Na kung saan, ito yung napakatibay kong ebidensya. At yung mga encyclopedia, hindi yan dinidistribute sa eskwelahan para lokohin ang mga estudyante. High school pa tayo. Tinuturuan tayo kung paano gamit ang encyclopedia. Nakang naging college. Tapos ngayon, lalayo tayo sa encyclopedia. Maging stricto tayo sa Biblia. Oh. Eh, ang patuloy naman dito, Biblia, referensya. Hanap siya ng halong dalata. Ano ko yung nabigay kayo kung dalata kanina? Ano yon? Gawa 20-28. May obispo ang iglesia. Gawa 11-26. Nakarating sa Antioch ang iglesia. Sa ikalawang Korinto 1-1, nakarating sa Korinto ang iglesia. Sino ang bishop ngayon ng Korinto? Si Dionysius Mantalos. Si Dionysius Mantalos ba? SDA? Hindi. Catholic Church yun. Siya ang present bishop of Corinth ngayon, si Dionysius Mantalos. Catholic Church yun. Hindi yun SDA. So, biblically, si Kristo nagtayo ng iglesia noong first century. Ebidensya ko kanina, nagpapatunay ang Katoliko, tinayo first century. Kahit sa Wikipedia nyo patingnan, Wikipedia, Catholic Church, also known as Roman Catholic Church, ang origin na nasa Holy Land, Jerusalem, first century. Tapos sabi niya 321 AD. Lalo mo sinabi ng 321 AD, nagsimula ang Roman Catholic Church. Oh, mali. Yung nasa 321 AD, sabi nila, yun sabi nila na naging Roman Catholic Imperial State Church. Pero patunay yun na yung naging Roman Catholic Imperial State Church, yun din ang ancient Catholic Christian Church established by Christ. Hindi, continuation nga. Walang putol na nangyari. Puputulin pa kasi, iibahin, magkaiba daw yung 2 and 3. Sa 2, sila ang pinipersecute. Sa 3, sila na ang namimersecute. Ano ba sinasabi sa 3? Just as soon as this church, this, referring sa Christian church, join the state, di continuation. Hindi pala, pinagkaiba lang niya. Iba si Rostom noon, iba si Bibi Gandang Hari ngayon. Kaya hindi, magkaiba yan. Ha? Ano ba naman yan? Continuation yon. Oh, historically proven, biblically proven, sila tutol ng tutol. Hindi pala si Kristo ang founder ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, di sino, walang maipakita. Sabi niya, hindi daw ako naganda. Lalo ka bang hindi naganda? Yun ang main subject natin ngayon, Catholic Church, true church. Di kung true church, founded by Christ, tapos hindi ka nag-resist kung sinong founder. Dapat ni-research mo yan para matutulan mo yung tindig ko na ang Catholic Church, ang Roman Catholic Church, ay true church kasi ang true church should be founded by Jesus Christ in Jerusalem noong 1st century AD. Yan ang true church. Eh kaso ang Roman Catholic Church ganyan din eh. Founded by Jesus Christ in Jerusalem, 1st century AD. Pareho eh. Sana doon ka umikot. Eh kaso, para mailayo, andun tumakbo sa Santo Papa, tumakbo doon sa gender, tumakbo doon sa iglesia sa ilang. Isa sa ilang, Judaism yung iglesia sa ilang. Hindi yung Christian Church. Ang tinayin ni Cristo, Christian Church. Okay, time. Judaism. Thank you. Okay, maraming salamat, Bro Jando. Kailangan na talaga kitang tapusin kasi wala na talaga tayong oras at marami ka pang sasabihin. Maraming salamat sa inyong dalawa, sa inyong pinakita at mahusay na talakayan. Napaka-religious debate nang nangyari ngayong gabi. Sa lahat ng mga nanonood, nag-share, nag-like, maraming salamat. At sa lahat ng 542 at more than 500 din sa Facebook na nagpuyat, maraming salamat sa inyo. Kapatid na Richard, nandyan ka pa. Buhay. Gising ka pa ba? Buhay na buhay at gising na gising pa tayo. Okay. Ayan. Salamat din sa ating kulang na lang ng tatlo dito. 500 na rin kami dito sa Facebook at yung ating YouTube. Ay hindi ko na ma-monitor kung ilan pa dyan. Basta maraming salamat po sa dalawa nating debaters. YouTube. Sa team Punto por Punto at siyempre ng Roman Catholic Church, CFD, ano? Catholic Church Faith Defenders. Si Brother Betty naman, Seventh-day Adventist Church. Of course, part po siya ng Seventh-day Adventist Apologetic Team dito po sa Luzon at of course, buong Pilipinas na rin. Okay, so ayan.
Maraming maraming salamat po sa ating mga kasama. Hindi man namin mabalik ang mga pangalan. Eh, Diyos na pambahalang gumanti ng pagpapala sa inyo. Again, Brother Bresi, Brother Jando, congrats po sa inyong dalawa, sa inyong maginawa at maka-Diyos na pagpipresent ng inyong mga nais ipahayag. Back to you, okay. Kapatid na Roland. It's a pleasure, privilege na makasama ka, ha? Ayan, okay. Hoping same, na dito ang... Likewise, kapatid. Kapatid na Richard. Pasalamat muna tayo. So, bigyan muna natin ng pagpapasalamat. Brother Jando, kasi ikaw yung last, pasalamat ka muna sa ating nagpuyat sa gabing ito. Brother Jando. Okay, thank you po sa ano sa mga sumubaybay sa ating programa. Kanina ko po tinitingnan yung ating YouTube channel natin. Ang ating views kanina umabot ng 546 sa YouTube, tapos 527 naman doon sa Facebook. Ibig sabihin, ang ating viewers ngayon sa punto por punto at puro kamaturan, umaabot ng mahigit 1,000 na yung nanood ngayon, yung mga live viewers natin. Thank you din sa katunggali ko si Bresi Balansag sa muling pag-contact sa akin for another topic. And then sa lahat ng mga napikon ng mga commentator diyan sa mga sa Facebook natin, wala kayong magagawa. Kung gusto nyo, maghamon na lang kayo. Yan. Okay, thank you. Kaluluran. Kapatid na Bresi. Okay. Yan, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta kasi hindi po magiging successful ang pag-uusap na to kung wala ho kayo. And salamat din, Brother Jando, no, sa pag-invite ulit sa akin dito sa ganitong pag-uusap. And nawa po sa amin pong napag-usapan ay wag ho po putol-putulin, no? Kahit kanino man ho kayong panig, wag ho putol-putulin kasi ang Panginoon po ang siyang naging saksi sa maayos na pag-uusap na to. Pagpalain po ang bawat isa. Gawa na lang ngayon ang reaction video sa ano na to, sa debating ito. At nais ko rin kasalamatan si Globe Telecom kasi hindi siya nagluko ngayon. Kasi nung mag-PM sa akin si Jando, hindi muna ako nakasagot kasi alanganin ako sa signal dito, but buti na lang hindi siya naputol. Salamat din kay Globe. Okay, so wala lang tayong oras at gabing-gabi na, kapatid na Richard. Ayan, muli nagpapasalamat tayo. Una sa Panginoon, dalawang maginoong debaters na ito. At syempre, muli sa Panginoon sa malakas na pangatawan na ipinagkaloob sa atin. Kaya naging successful ang ating ginawang maginoong pag-uusap. Sana hindi ito ang ikalawat huli. Sana masundan pa. Okay, so ayan. Back to you, kapatid na Roland. And again, it's a privilege na kayo'y makasama. Likewise, kapatid na Richard. So, ako hanggang dito na lang ako. Yung admin na bahala magpatay nito. So, maraming salamat. Hanggang sa muli, mga kapatid. Paalam. Keep safe, Brother Roland. Keep safe. Ikaw din. Thank you. Okay, thank you. So, kailangan ko na rin magbabay sa mga nanonood ngayon, no? At sana matupad nga yung rules natin na walang gagawa ng edit-edit. To make his message known is our responsibility. So, here we are to pledge our lives to the Lord.